Dear Lady Love TV. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 11th bahagi. Nagmamadali at sabik na umuwi si Abby pagsapit ng hapon. Hindi niya alam kung may nananadya o ano, ngunit kung kailan naman siya nagmamadali ay saka ilang magulang ng mga estudyante ang nais kumausap sa kanya. Hindi niya matanggihan o maitaboy ang mga ito, kaya napilitan siyang maupo uli sa mesa at inalakay ang performance ng ilang mga bata na hawak niya. Hindi lang siya ang sabik na umuwi, maging si Yuna. Tila nais pa nga mag-tantrums ng bata sa harap ng mga magulang. Ipinangako raw kasi ni Jacob na babalik sa hapon at magluluto ng spaghetti. Nang sa wakas ay makaalis sa eskwelahan, kulang na lang ay tumakbo silang mag-ina sa pagmamadali. Nalaman nila kay Manang Lisa na nasa loob na ng apartment si Jacob, kasama nito si Johan. Patakbong pinuntahan ni Yuna ang tahanan nila. Nagpapasalamat muna si Abby kay Manang Lisa. Dahan-dahan ang kanyang paghakbang dahil pilit niyang inaayos ang buhok. Iniisip niya kung maayos pa ba ang mukha o naglalangis na. Naglagay siya ng pulbo bago umalis ng eskwelahan, ngunit naglakad siya at baka humulas na ang pulbo. Bigla siyang natigil sa paglalakad nang matanto ang ginagawa. Bakit siya nag-aalala masyado? Nagpapaganda ba siya para kay Jacob? Nais niyang sabunutan ang sarili. Hindi pa man tuluyan nakapapasok sa bahay, ay narinig na niya ang masiglang usapan ng tatlo. Nakaririnig din siya ng kakatuwang tunog. Noong una ay hindi kaagad tumimo sa kanyang isip kung ano iyon. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at natulala sa dadat ng eksena. Si Jacob, nakaupo sa sofa habang nasa magkabila nitong tagiliran sina Yuna at Johan. Parehong matamang nakatitig ang dalawang bata sa ginagawa ng binata. Kandong ni Jacob ang gitara at tumutugtog. Mabilis na nagbalik kay Abby ang mga alaala nung unang beses na nakita niya si Jacob sa university. Nararamdaman uli niya ang nararamdaman noon. Hindi niya maalis ang mga mata sa binata, na tila si Jacob lang ang nakikita. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mama! Mama! May gitara si Dito Jacob. Napatingin si Abby kay Yuna na hindi na malayang nakalapit na sa kanya. Nagniningning ang mga mata ng bata, bakas na bakas ang excitement. Hinila ng anak ang kanyang kamay. May gitara siya, mama. Ulit nito na tila hindi niya narinig ang unang sinabi ng anak. Initian siya ni Yuna at hinaplos ang maliit nitong mukha. Nakikita ko nga, anak. Matagal na niyang alam ang hilig ni Yuna sa musika. Noong baby pa lang ito, hindi nakatutulog ang anak kapag walang naririnig na tugtong. Mahusay ding kumanta ang panganay niya at napakaganda ng tinig. Namana nito iyon sa ama. Binalikan ni Yuna si Jacob na nakangiting nakatingin kay Abby. Hi! Masiglang bati ng binata habang patuloy ang banayad na pagkalabit sa mga string ng gitara. How was your day? Gumanti siya ng ngiti. Maayos naman. Hinigit ni Yuna ang kamiseta ni Jacob upang mapunta rito ang atensyon ng binata. Tito, pinapakanta po ako ng teacher ko sa darating na Nutrition Day. Pwede po ba akong samahan ninyo? Tutugtog po kayo ng gitara at saka ako naman ang kakanta. Wika nito. Noon lang nalaman ni Abby ang tungkol sa pagkanta ni Yuna sa Nutrition Day na gaganapin sa eskwelahan 3 linggo mula sa araw na iyon. Hindi pa siya kinakausap ng guro nito. Dahil sa kahusayan sa pagkanta, palaging pinapakanta si Yuna tuwing may okasyon. Palagi naman pumapayag si Yuna. Gusto pa sana ng bata na sumali sa ilang singing contest at mag-audition sa mga reality singing contest sa telebisyon. Ngunit hindi siya pumayag. Nais kasi niyang makonsentrate ang bata sa pag-aaral. Ang pangunahin kasi nitong dahilan sa pagsali ay upang makatulong sa kanya at para hindi raw siya ganoong nahihirapan sa mga gastusin. Nagpapasalamat siya sa malasakit ng anak, ngunit ayaw niyang sa murang edad ay pumapasa na ng responsibilidad si Yuna. Hinaplos si Jacob ang ulo ni Yuna. Kitang-kita ni Abby ang marubdob na emosyon sa mga mata ng binata. Nakikita niya ang masidhing kagustuhan nitong kabigin ang anak at yakapin ng mahigpit. Of course, baby, tugon ni Jacob sa tinig na pilit ang pagkakasyual. Anything for you, my princess. Tila humuhulagpos ang pagpipigil nito dahil ibinaba ang gitara at niyakap ng mahigpit si Yuna.
namasa ang mga mata ni Abby, namuo ang bikig sa kanyang lalamunan. Napaka-perpekto ng eksenang iyon para sa mag-ama. Nasisiguro niya na masaya si Charmaine saan man naroon ang kaibigan. Alam niya na matagal na din itong inaasam ang tagpong iyon. Ako rin, ungot ni Johan habang sumisiksik sa pagitan ni Nayuna at Jacob. Natawa si Jacob. Of course, come here big boy. Niyakap ni Jacob ang isang braso kay Johan habang nasa kabila naman si Yuna. Maging si Abby ay banayad na natawa. Masayang masaya siya para sa dalawang anak. Napatingin sa kanya si Jacob. Come here mama, join ka rin. Oo nga mama, group hug tayo. Ani Yuna habang nangungumiyapit ang mga maniliit na braso sa leeg ng ama. Nag-aatubili noong una si Abby ngunit pinagbigyan din niya ang sarili. Wala naman sigurong masama kung sasali siya sa group hug. Paglapit niya ay kaagad na yumakap sa leeg niya si Johan. Medyo nawalan siya ng balanse kaya bumagsak siya sa tabi ni Jacob. Inalalayan naman siya ng binata upang maayos niya ang posisyon sa tabi nito. Kaagad gumapang ang pagkailang sa kanya nang pumaikot sa balikat niya ang braso ni Jacob at hinapit siya palapit. Niyakap rin niya si Yuna. Hinagka ni Johan ang kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay lumobo at pagpatuloy na paglobo ang kanyang dibdib. Tila sasabog na iyon anumang sandali dahil sa labis na kaligayahan. Tila nagkaroon ng katuparan ang matagal na niyang pinapangarap. Kompletong pamilya. Pakiramdam niya ang mga sandaling iyon ay may sarili na siyang kompletong pamilya. You really love the kids, huh? Ipinagpatuloy ni Abby ang pag-check ng worksheets ng mga estudyante. Nasa kusina silang dalawa ni Jacob. Abala ang binata sa pagluluto ng ipinangakong spaghetti. Kanina pala, ito sa bahay at naisama pa si Johan sa grocery store. Bago iyon, ay binasahan pa ng binata ng isang chapter ng Harry Potter ang bata hanggang sa makatulog. Pagkagaling sa grocery store ay tinulungan pa nito si Johan sa paggawa ng homework. Nang mag-angat ng tingin sa ginagawa, inatagpuan ni Abby si Jacob na nakatingin sa mga bata na abala sa panonood ng pelikula sa sala. Kasama nila Johan at Yuna ang tatlong batang tinuturuan. Ang alam ng mga magulang ng tatlo ay may tutor lesson sila ngayon. Hindi siya nag-guilty sa ginawa. Sa palagay niya ay deserve ng mga bata ang mag-enjoy. Tila nababaghan si Jacob sa ginagawa niya. Kung bakit sa halip na turuan ay hinayaan niya na tumanga ang mga bata sa harap ng TV. Kaya napilitan siyang magpaliwanag. Mula na magsimulang mag-aral ang tatlong yan, ay masyado na silang napupush ng mga magulang nila. Kailangan sila ang laging nangunguna sa klase. Hindi masaya ang mga magulang nila sa number 2 o number 3. Kailangan palaging number 1. Minsan nga, katakot-takot na sermon ang tinatanggap ng mga yan kapag nagkaroon ng 5 mali sa test papers. Kaya nga, may tutoring sessions kami sa araw-araw para manatili sila sa top place. Masyadong mahirap yun para sa mga bata. Nananawa na sila sa pag-aaral. Ikaw ba naman, maghapon ka na sa eskwela tapos pag-uwi mo, magbibihis ka lang para pumunta sa tutor mo para sa panibagong pag-aaral. Hindi na sila nakapaglalaro. Hindi na gaanong na-e-enjoy ang pagiging bata. Kaya minsan sa isang linggo ay hinahayaan ko silang manood ng TV at maglaro. Gusto ko mapahinga naman ang utak nila. Hindi ako tinatamad lang. Hindi ko sinasayang ibinabayad sa akin. Kailangan ni Abby na idepensa ang sarili kahit na papaano. Napatunayan na kasi niya na mas magana ang batang mag-aral kung nagpapahinga paminsan-minsan ang utak. Mas naaabsorb ng utak ang mga impormasyon kung hindi gaanong ipinipilit. Sa totoo lang ay naaawa siya sa tatlong tinuturuan kong minsan. Binalikan ni Jacob ang inilulutong spaghetti sauce na nasa kalan. Ah, so that's why. Bakit kaya may mga ganon na mga magulang? It's not as if katapusan na ng mundo kapag bumagsak ang anak sa isang exam. Muling tinuon ni Abby ang pansin sa ginagawa. Wala tayong karapatang husgahan sila. Ganoon silang magulang eh. Ang gusto lang naman nila ay mapabuti ang kalagayan ng mga anak nila. Mas magiging bright ang future ng mga anak nila kung nasa tuktok sila. Iyon ang paniniwala nila kaya wala tayong karapatan na questionin iyon. Bilang tao na nakaranas na maraming hirap, naniniwala si Abby na hindi natututuhan sa eskwelahan ang diskarte sa buhay at tatag ng kalooban. Ngunit malaking bagay pa rin ang pagiging edukado ng isang tao upang magtagumpay. Hindi niya kinu-question ang estilo ng pagpapalaki ng ibang mga magulang. Ang totoo ay hinangad pa nga niya
na sana ay nagkaroon ng mga magulang na pipilit sa kanya na mag-aral. Mga magulang na susuporta sa kanyang pag-aaral. Iyong hindi na niya kailangang mag-alala kung saan kukunin ang pambayad sa susunod na exam dahil may magulang siyang magbabayad niyon. Iyong wala siyang ibang gagawin o aalalahanin kundi yung pag-aaral lang at bahala na ang mga magulang niya sa ibang bagay. You're right. I know I haven't earned the right to say this, but Abby, you have to promise me that you will not yell at my children when they get 5 mistake in their test. You have to promise me. Seryosong sabi ni Jacob na diniin pa ang huling pangungusap. Natawa si Abby. Hindi nakaligtas sa kanya ang my children na tinuruan ni Jacob, hindi my daughter. Hindi nito iniit sa pwera si Johan. Hindi naman ako ganoon ka-istrikta. You should always remember that people learn from their mistakes. The more mistakes they do, the more they learn. Kaya pag bumagsak sila dahil in some way, ay mana sila sa katamaran kung mag-aral. Isipin mo na lang na mas marami silang natututunan. Lalong natawa si Abby. Mas matalino sila kapag bumagsak sila? Hindi ko naman hahayaan na bumagsak sila. Teacher ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Nagpapa-top 1 ka ng iba pero hindi ang sarili kong anak? Yan, dyan kayo magkakaproblema. Nagbibiro nitong sabi. Ang pag-aalala ng mga magulang na masira ng mga anak ang magandang reputasyon ng mga magulang sa lipunan. Ang pressure sa anak. May laman ba iyon o ano? Hindi niya alam kung seseryosohin ba ang sinasabi ng binata o hindi. Sinalubong ni Jacob ang mga mata niya. Siguro ay maaari mong sabihin na masyadong makapal ang mukha ko sa pakikisali ko pero hindi bali na. Sasabihin ko pa rin sa'yo. Sana ay may pangako natin sa ating sarili at sa isa't isa na hahayaan natin ang mga bata sa anumang gusto nilang gawin para sa buhay nila. Huwag natin silang pipiliting gawin ng isang bagay na ayaw nila. Magkamali man sila, masaktan at malugmok, susuporta lang tayo at hindi makikialam. Hindi nakatugon si Abby. Nasanay kasi siya na siya lamang ang nag-aalala at nagpaplano tungkol sa kinabukasan ng mga anak. Hindi siya sanay na may kasama sa responsibilidad. Tila biglang gumaan ang kanyang dalahin. Tila biglang naging madali ang lahat para sa kanya. Tila mas naging malinaw ang bukas. Dale? Hukaw ni Jacob sa kanya. Napangiti siya. Dale, dalian mo na ang pagluluto at gutom na ang mga bata. Yes, Mama. Bago magsimula sa trabaho, inilubos ni Jacob ang panahon na kasama si Abby at ang mga bata. Masayang-masaya siya dahil nagiging mas malapit na siya sa mag-ina. Mas komportable na si Abby sa kanya. Hindi na nagtataka o nagugulat ang dalaga tuwing sumusulpot na lang siya bigla sa bahay o sa eskwelahan. Ibang uri ng kaligayahan ang kanyang nararanasan tuwing kasama niya ang tatlo. Tila napaka-perpekto ng buhay kahit na alam niyang hindi. Kahit napakarami pa niyang kailangang kaharapin, tila napakadali na ng lahat. Hindi niya inalintana ang paggising ng maagang maaga upang magpunta sa palengke at mamili para sa almusal at baon ng mag-iina. Gustong-gusto niyang maipagluto ang mga ito. Ngayon lang uli niya nabalikan ang kanyang hilig sa pagluluto. Naisip kasi niya dati na baka masama ni Abby ang pagdadala ng mga pagkain na binili sa restaurant. Sumagi sa isipan niya na baka magkakaroon ito ng impresyon na hindi siya gaanong nag-e-effort. Iba yung ligaya ang hatid sa kanya tuwing naririnig ang mga papuri at gana ng mga bata sa pagkaing inihahanda niya. Hindi rin alintanan ni Jacob ang pagpunta ng maaga-maaga sa maliit na tahanan ni Abby upang magluto. Pakiramdam niya ay kulang pa ang lahat na ginagawa upang makabawi sa mga taong sinayang niya. Araw ng Linggo, maaga uli siyang nagpunta sa apartment ni Abby. Sa pagkakataon nga lang na iyon ay may mga dala na siyang lutuong pagkain. Si Yuna ang nagbukas ng pinto sa kanya. Ngiting-ngiti ang kanyang prinsesa. Nangingislap ang mga mata. Tito Jacob, nandito ka na. Masaya nitong bulalas bago mahigpit na niyakap ang kanyang baywang. Natatawang hinagka ni Jacob ang ibabaw ng ulo ng anak at ginantihan ang yakap. His heart swelled with so much love and happiness. He was so grateful he was given another chance to be with his daughter. Labis pa rin niyang pinagsisisihan ang mga naging desisyon sa nakaraan at mga naging kahinaan. Ngunit hanggang maaari ay ayaw na niyang ituon ang pansin doon. He had to give his best for the present and for the wonderful future with his kids and with Abby. They were family now. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, tila tama ang pag-inog ng kanyang mundo. Hindi naman nagtagal ay sinamahan na sila ni Johan. Medyo lukot ang mukha.
Bakit po ang tagal nyo? Nakanguso nitong tanong. Natatawang inabot niya si Johan at ni Yakap din. Truth will be told, he spent more time with Johan than Yuna. Dahil iyon sa half day lang si Johan sa eskwelahan. He always loved spending time with him. He liked reading him Harry Potter. Nagustuhan niya mga libro dahil kay Johan. May usapan sila na sabay nilang panonoorin ang 8 pelikula kapag natapos na nila ang 7 libro. Naumpisahan na nila ang Book 5 ng serye. Pinaplano na nga niyang isunod ang Lord of the Rings pagkatapos ng Harry Potter. Ready na kayo sa outing natin? Tanong niya sa dalawa. Nako, halos hindi nakatulog ang mga yan sa sobrang excitement. Tugon ni Abby bago pa man maibuka ng dalawang bata ang mumunting mga bibig. Nabaling ang paningin ni Jacob sa ina ng mga anak. Nahigit niya ang hininga ng mapagmasdan ang kabuuan ni Abby. Kaswal na pantalong maong at hapit na pulang blousa na walang manggas ang suot nito. Hindi lang marahil siya gaanong sanay sa ganoong gayak ni Abby. Kaya ganoon na lang ang kanyang reaksyon. Bihira niyang makita na hindi suot ng dalaga ang uniforme. Kapag nasa bahay ay maluluwang na lumang kamiseta ang suot nito. Lumabas ang ganda ng hubog ng katawan ng dalaga sa suot. Perpekto ang pagkakahapit ng mga damit sa perpekto nitong katawan. Abby was a sexy woman. Rated kind of sexy. Malulusog ang dibdib, balingkinita ng baywang at maalindog ang balakang. Nakalugay ang mahabang buhok na palagi na lang nakapusod o nakatali na lang na basta. Napalunok siya ng sunod-sunod. Kailangan ni Jacob na ipaalala sa sarili na kasama niya ang mga anak upang makontrol ang init na bigla na lang naramdaman. This is not right, but why? What is wrong with this? Iyon ang tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Because it's Abby, Charmaine's best friend, the mother of the kids, the wonderful mother who loved my kids like her own, ang tugon ng isa pang bahagi ng isip niya. He could not even think about being attracted to Abby in a more intimate level. But it was hard. He was already attracted to her. Madilim na madilim pa ay pareho ng gising ang mga yan. Gusto ng maligo at magbihis. Kagabi pa iniready ang mga gamit nila. Patuloy ni Abby sa amused na pagkikwento. Hindi ito pinansin ng kanyang pagkatigalgal. Itinuon ni Jacob ang pansin sa mga bata. Pilit na kinakalma ang nagkakagulong sistema. Ganoon kayo ka-excited na makasama ako? Sabay na napatango-tango ang dalawang bata. Maging siya ay excited sa paglabas nilang iyon. Kinabukasan ay simula na siya sa trabaho at tila nais niyang magreklamo. But he had to work. He had to be a father. Let's go then. Kinarga niya ang dalawa sa magkabilang bisig. Give me a kiss. Kaagad siyang pinagbigyan ng dalawang bata. Matunog na halik ang iginawad ng mga ito sa kanyang magkabilang pisngi. Nag-uumapaw na naman ang kaligayahan sa kanyang puso. It would be a heaven if Abby kissed him too. Saan nga kaya dadalhin ang kaligayahang ito sina Abby at Jacob? Yan ang patuloy nating tutunghayan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 12 bahagi. Namamanghang inilibot ni Abby ang paningin sa magandang kapaligiran. Luntian ang lugar na pinagdalhan sa kanila ni Jacob. Sariwa ang hangin. Tahimik at hindi gaanong maririnig ang ingay ng lungsod. Dinala sila ni Jacob sa isang country club na miyembro ang kapatid nito. Tuwang-tuwa sina Yuna at Johan sa lugar. Pagdating nila sa isang malaking parke na para talaga sa mga bata, ay kaagad na naghabulan ang dalawa. Masarap sa tainga ang malutong na tawanan ng mga ito. Ngayon lang kasi nakarating ang dalawang yan sa ganitong kalawak na open space. Aniya habang tinutulungan si Jacob sa paglalatag ng picnic blanket. Napakarami nitong dalang pagkain. Tila pinaghandaan talaga ang picnic nilang iyon. Ang totoo ay inaasahan ni Abby na dadalhin sila ni Jacob sa isang zoo o amusement park para mag-aya ito ng outing. Ngunit wala siyang reklamo sa lugar na pinagdalhan ito sa kanila. Mas mainam doon sa kanyang palagay dahil sariwa ang malalanghap na hangin ng mga bata. Malawak ang lugar na maaaring takbuhan at paglaruan ng mga ito. Hindi sila ganoong makatakbo sa lugar namin. Pagpapatuloy niya, lalo na sa loob ng bahay namin. Salamat, Jacob. Walang anuman, Abby. It's my pleasure. Nilapag ni Jacob ang isang malaking cooler at picnic basket
bago siya iginiyang maupo sa kalalataglang na picnic blanket. When I was little, ganito rin ang bonding naming pamilya. Dad would cook and play with me and ate. Mom would relax and watch us have fun. Gusto ko paglaki ng mga bata ay may mababaligan silang magagandang alaala sa kabataan nila. Napabuntong hininga na pinanonood ni Abby ang mga anak na patuloy pa rin sa paghahabulan. Hindi niya nararanasan ang ikinikwento ni Jacob. Ngunit madalas iyong ilalarawan sa kanyang diwa. Family outing, family picnic. Ngunit aminado siyang hindi gaanong nailalabas ang mga dalawang bata. Madalas ay tuwing Pasko lang. Bukod sa gastos ng paglabas, minsan ay kailangan pa rin niyang magtrabaho kahit na araw ng Linggo. Minsan ay masyado na siyang pagod sa buong araw at buong Linggo para lang may isang araw na pahinga. Ngayong narito na si Jacob, hindi niya mapigilang umasa na magbabago ang lahat. Sana ay may peranas kina Yuna at Johan ang masayang experience na dapat lang maranasan ng isang bata na nasa edad ng mga ito. Kailangan ng mga bata ng ama, ang dalawang magulang. Hindi naman ibig sabihin na yun ay magiging involved na sila ni Jacob romantically. Maaari silang maging malapit na magkaibigan na magkatuwang sa pag-aalaga ng mga bata. Hindi nila kailangan manirahan sa iisang bubong. Hindi kailangan maging katulad sila ng tipikal na pamilya. Hindi nila kailangan magpakasal. Importante lang na alam ni Yuna at Johan na may dalawang magulang ang mga ito. May mama at papa. Ngunit bakit tila may umuusbong na kakaibang pakiramdam sa kaibuturan niya? Hindi siya kontento sa mga naiisip. Tila nais niyang itanong kung bakit hindi maaaring lumalim sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Hindi ba at mas magiging madali ang lahat kung magiging tipikal silang pamilya? Kung magiging tipikal silang magulang na kasal sa isa't isa? Ipinilig ni Abby ang ulo. Paano niya naiisip ang mga ganoong bagay? Are you okay? Kunot ang noo na tanong ni Jacob, seryosong nakatitig sa kanyang mukha. Oo naman, bakit hindi? Okay naman ako. Lalong kumunot ang noo ng lalaki. Bakit ang taas ng tono mo bigla? Parang defensive na hindi ko malaman. Saka bakit parang nagbablush ka? Nagkabahid ng panunudyo ang tinig nito. Ano ang iniisip mo ha? Nagmamadaling tumayo si Abby. Wala akong iniisip. Bago pa man makatugon si Jacob ay nilapitan niya ang dalawang anak at nakisali sa laro ng mga ito. Ngunit bago siya tuluyang makalayo ay narinig pa ang malutong na halakhak na pinakawalan ni Jacob. Halos hindi nabura ang ngiti sa mga labi nila sa buong maghapon. Tinuruan ni Jacob si Yuna at Johan na sumakay sa bike. Nakipaghabulan at nanghuli pa nga ito ng mga tutubi at paru-paro. Nag-swimming din sa pool ng club. Natuwa ng husto ang dalawang bata sa pagsakay sa golf car na ginagamit nila sa pag-iikot. Si Jacob ang nag-alaga sa dalawang bata. Halos walang ginawa si Abby. Ang sabi kasi nito ay mag-relax lang siya. Pinagbigyan niya ang binata dahil nais na bigyan ito ng pagkakataon na maranasan ang mga simpleng pagpapakain sa mga bata, pagpapalit ng damit at pagpapatulong. Madilim na nang makauwi sila sa bahay. Sa sasakyan pa lang ay nakatulog na sina Yuna at Johan dahil sa pagod mula sa maghapong kasiyahan. Kahit na nahihimbing ay hindi nabura ang ngiti sa mga labi ng dalawang bata. Kinarga ni Abby si Johan habang karga naman ni Jacob ang prinsesa nito. Maingat nilang inilapag ang dalawang bata sa maliit na kama na hindi magtagal ay kailangan ng palitan ng mas malaki dahil mabilis nang lumaki ang magkapatid. Tinulungan siya ni Jacob hanggang sa pagpupunas, sa nahihimbing na mga anghel at sa pagpapalit ng mga damit. May kung anong humaplo sa puso ni Abby nang banayad na hagka ni Jacob ang noo ng dalawang bata. Good night my darlings, sweet dreams, bulong pa nito. Paglabas nila ng silid ay inumpisahan na ni Jacob ang pagbibilin sa kanya. May inilagay ako marinated thin sliced beef sa ref. Bukas ng umaga, iluto mo na lang iyon sa butter at maraming bawang. Kasya yon hanggang sa baon ninyo ni Yuna. I also flake some tinapa for Johan. Isang agmo na lang kasama ng kanin. At napabulalas ng tawa si Abby. Hindi gaano mapaniwalaan ang mga naririnig. Jacob, sandali lang ha. Huminga ka muna. Nagtatakang napatingin ito sa kanya. What? Lalo siyang natawa sa ekspresyon ng mukha ni Jacob. Tila siya pa ang umaakto ng hindi normal. Mahigit isang linggo ka pa lang nakakasama ng mga bata, Jacob. Matagal ko na silang inaalagaan. Hindi mo na kailangan sabihin ang kailangan kong gawin. Sorry. Kaagad na bumadya ang guilt sa mukha nito. I didn't mean to. I'm sorry, Abby.
Alalang-alala ang lalaki na baka na-offend siya. Muling natawa si Abby. Kahit sa kanyang pandinig ay napakagandang musika ng pagtawa niya. Kailan siya huling naging ganito kaligaya? Hindi na niya napigilan ang sariling kagustuhan. Yumakap siya kay Jacob. Naramdaman niya ang sandaling paninigas ng katawan ng binata. Ngunit kaagad ding ginantihan ang kanyang yakap. Maraming salamat, Jacob. Bulong niya habang pinupuno ang ilong ng mabangong amoy nito. Nahiling ng kanyang puso na sana ay hindi na matapos ang lahat ng maliligayang araw na magkasama sila. Sana ay patuloy silang maging masaya. Hinaplos ng kamay ni Jacob ang kanyang ulo. Maraming salamat din. Kumalas na si Abby mula sa pagkakayakap nito bago pa man sila mawili masyado. Good luck sa first day mo sa trabaho bukas. Gagalingan mo ha. Pinisil ni Jacob ang kanyang ilong. Of course, ako pa ba? Sige na, magpahinga ka na rin. Pinuntahan na nito ang pinto. Napasandal si Abby sa nakasarang pinto pagkaalis ni Jacob. Nasapo niya ang kanyang dibdib. Hindi pa rin iyon gaanong kumakalma. Ramdam niya, unti-unti na siyang nahuhulog kay Jacob. Nakakatakot ngunit excited din siya. Hindi niya maiikaila kahit na sa sarili na lubos na napapasaya siya ni Jacob. Kinabukasan ay hindi nakaligtas sa pansin ni Abby ang katamlayan ni Yuna at Johan habang kumakain ng almusal. Masigla pa ang dalawa pagkagising. Ngunit nang makitang siya ang nagluluto sa kusina, ay bigla ang pagbaba ng enerhiya ng dalawang bata. Bago pa man matanong na magkapatid, ay sinabi na niyang hindi makararating si Tito Jacob sa araw na iyon dahil unang araw na binata sa trabaho. Kain ng kain, maliligo pa kayo. Sige na, para hindi tayo mahuli sa eskwela. Lalo pang pinaglaruan ng dalawang pagkain sa plato. Ah, magagalit na ako niyan. Aniya habang nakapamaywang. Porke si mama ang nagluto, wala kayong gana sa pagkain. Mas love nyo na agad si Tito Jacob kaysa sa akin. Nasanay yata kaagad ang dila na magkapatid sa timpla ng mga luto ni Jacob. Kaya hindi na mapagtsagaan ang luto ko. Kaagad na yumakap sa kanya si Johan. Love na love po kita mama. Anito sa munting tinig. Halatang kaagad na naapektuhan ang pagtatampo ni Yakuno. Natatawang ginulo niya ang buhok nito. Alam ni mama, love na love ka rin niya. Sige na, kain na para may energy ka sa school. Ubusin mo ang gatas mo ha. Tumalima si Johan, ngunit mapapansin na tila pinipilit lang na ubusin ang pagkain sa plato. Mama, ukaw sa kanya ni Yuna. Ano yon ate? Pwede po bang si Tito Jacob na lang ang maging papa namin? Wika nito. Natigalgal si Abby. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Hindi alam ang isasagot sa tanong ng anak. Oo nga mama, pasigonda ni Johan sa mas masiglang tinig. Ang galing mo ate, umaling sa kanya ang bata. Sige na mama, siya na lang po ang papa namin. Ungot pa nito na tila napakasimpleng bagay lang ang hinihingi sa kanya. Mama, pwede naman po yun hindi ba? Pwede naman po kayo magpakasal ni Tito at magiging family na natin siya. Dagdag pa ni Yuna na puno ng kasabikan at pag-asa ang mga matang nakatingin sa kanya. Mama please, please. Lumapit ang bata at niyakap siya habang patuloy na binibigkas ang salitang please. Hindi nagtagal ay sinamahan na ni Johan ang ate nito sa pagsamo. Maging ito ay yumakap sa kanya at panay ang pagsabi ng please na tila nanghihingi lang ng candy. Paano ba niya ipaliliwanag sa dalawang bata na hindi iyon ganoon kasimple? Niyakap niya ng napakahigpit ang mga anak. Pagkatapos ay pinabalik niya sa upuan. Humugot siya ng malalim na hininga bago naupo sa harap ng mga ito. Mga anak, hindi iyon ganoon kasimple. Wala siyang ibang naisip na ibang salita na maaaring gamitin. Alam niyang hindi sapat iyon para maunawaan siya ng mga bata. Magkaibigan lang sina Mama at Tito Jacob. Hindi lahat ng magkaibigan ay pwedeng maging mag-asawa. Bakit po hindi kayo pwede, Mama? Nakalabing tanong ni Yuna. Bakit po yung pinapanood natin sa TV, friends muna sila sa simula tapos nagpakasal din sa bandang huli? Hindi kaagad nakatugon si Abby. Iniisip niyang maigi kung paano magpapaliwanag sa mga anak. Kababalik lang ni Tito Jacob sa buhay ko, sa buhay natin. Hindi naman po pwede na kaagad-kaagad kaming magdesisyon. Kapag malalaki na kayo, maiintindihan nyo rin na hindi ganoon kasimple ang lahat. Gusto ko nang lumaki kaagad, sagot ni Johan. Ang dami kong hindi maintindihan mama. Mukha ngang gulong-gulo ang mga bata. Pero pwede mama. Giit ni Yuna bago pa man siya makatugon sa tinura ni Johan. Balang araw, pwede. Kapag matagal mo nang makakasama si Tito. Dagdag ni Yuna.
Paano niya sasagutin iyon? Pwede nga ba? Bakit hindi? Ipinilig niya ang ulo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, sabi na lamang niya. Baka kailangan lang manligaw ni Tito Jacob, sagot ni Yuna na tila hindi narinig ang mga sinabi niya. Tutulungan ko siya para mapapayag ka niya, Mama. Ako rin, sagot ni Johan. Tutulong ako. Nginitian ni Yuna ang nakababatang kapatid. Tapos, nasasagutin na ni Mama si Tito Jacob. Magiging mag-boyfriend at girlfriend muna sila. Kapag grade 1 ka na, siguro ikakasal na sila. May papa na tayo. Napapalakpak si Johan. Yehey, ate! Isang slip pa bago ako mag-grade 1? Maraming slip pa pero huwag kang mainip. Tutulungan natin si Tito Jacob. Hindi malaman ni Abby kung matutuwa o maiinis sa mga pinagsasasabi at inaakto ng mga anak. Ganoon ba talaga kasabik ang dalawa sa ama? Ngunit hindi naman ganoon ang mga ito kay Carlo na hindi hamak na mas naging malapit sa mga anak. Talaga bang iba ang koneksyon ni Jacob sa dalawa lalo na kay Yuna? Dahil ito talaga ang ama? Kapag dumalaw si Tito, sasabihin ko kaagad sa kanya na ligawan si Mama. Noon biglang nagising si Abby. Huwag! Bulalas niya na nanlalaki ang mga mata. Hindi ninyo maaaring sabihin ang bagay na iyon kay Tito Jacob. Narinig niyo ako? Nilangkapan niya ng otoridad ang tinig upang sundin siya ng dalawa. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya kay Jacob kapag sinabi ng mga anak iyon? Tila nagmamakaawa siyang maligawan. Bakit po? Lukot ang mukha na tanong ni Johan. Gusto lang po namin kayong tulungan, saka gusto naming magkaroon ng papa. Hindi ba sinabi ko sa inyo dati na hindi dapat nakikialam ang mga bata sa usaping pang matatanda? Hindi ka rin dapat basta-basta nakikialam sa mga desisyon ng matatanda. Naiintindihan? Matamlay na tumango si Yuna at Johan kahit na alam ni Abby na hindi siya naiintindihan ang mga ito. Hinaplos niya ang ulo ng dalawang anak at hinagkan. Minsan ay napakasarap maging bata. Walang gaanong komplikasyon ang buhay. Simple lang ang mga bagay-bagay. Sana ganoon lang kasimple ang pag-ibig para sa kanya, para sa kanila ni Jacob. Ano pa kaya ang salitang maaaring sabihin ni Abby upang paliwanagan ang mga anak tungkol sa kagustuhan ng mga itong maging ama nila si Jacob? Yan ang aabangan natin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa channel na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 13th bahagi. Nang sumunod na araw na nakita ni Abby si Jacob, alas 4 ng madaling araw, ay tinatawagan na siya ng binata. Yun pala ay nasa labas na ng pinto. Nagkukumahog tuloy siyang magsuklay, naghilamos at nagbumog bago pinagbuksan ang binata. Ngiting-ngiti si Jacob at masiglang masigla kahit na hindi pa sumisikat ang araw. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Abby nang bigla na lang siya nitong dampian ng mahigpit na yakap. Nag-aatubili noong una ngunit gumanti rin siya ng yakap dito. I missed you. Anito habang kumakala sa kanya. Kumusta? Natirik ni Abby ang mga mata habang pinagpapatuloy ni Jacob sa loob ng bahay. Ang binata na ang nagsara ng pinto. Kahapon ka lang namin hindi nakita. Hindi niya maaaring isipin na siya lang ang namimiss nito. Siyempre ang mga bata talaga ang namimiss ng binata at hindi siya. Kailangan niyang itatak sa isip na dahil kay Yuna kaya parte na si Jacob ng kanyang buhay. Kung wala si Yuna, hindi na muling magtatagpo pa ang kanilang mga landas. Oo, kagabi ay pinag-isipan niya ng husto ang kahilingan ng mga anak. Natanto niya na tila umaasa ang kanyang puso sa isang magandang bukas na hindi hinahayaang asamin noong nabubuhay pa si Charmaine. Isang magandang bukas na kasama si Jacob. May tinig na nagsasabi sa kanya na okay lang umasa. Okay lang kasi wala naman na si Charmaine. Ngunit hindi pa rin komportable ang pakiramdam ni Abby. Matagal niyang kinikimkim at inilihim ang damdamin noon. Nakakailang naisipin na may kalayaan na siya ngayon dahil wala na nga ang kaibigan. Napapitlag si Abby ng pisili ni Jacob ang kanyang ilong. Nagtatanong ang mga mata ng binata na nakatunghay sa kanya. Bagaman hindi tuluyang nabubura ang ngiti sa mga labi. Where were you? I lost you for a moment there. Ha? May sinasabi ka ba? Muli nitong pinisil ang kanyang ilong. Inaanto ka pa ata.
Go back to sleep. Ako na ang bahala sa almusal. Umiling siya. Hindi na ako makatutulog nito. Ang totoo, nais lang niyang makapiling at makausap si Jacob. Alam niya, pagising ng mga bata, ay matutuon na sa mga ito ang buong atensyon ng binata. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon. Tumuloy sila sa kusina. Inilapag ni Jacob sa lababo ang mga dala. I bake some chicken at home. I'll just deep fry them here. Yuna loves fried chicken. Gumawa ako ng siomay para kay Johan. Naupo si Abby sa isang monoblock chair. Salamat. Kabisadong-kabisado na talaga ni Jacob ang panlasa ng mga bata. Namamangha pa rin siya ngayon dahil sa dami ng alam nito sa pagluluto. Noon ay hindi niya naisip na marunong magbukas ang binata ng kahit nakalan. Hindi siya nagkaroon ng impresyon na marunong itong gumawa ng siomay. Sinimulan ni Jacob ang paglalagay ng ilang nakakanister na pagkain sa maliit na refrigerator. Iinit mo na lang ang mga ito para sa dinner ninyo mamaya. Bahagya nakaramdam ng hiya si Abby. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito, Jacob. Aniya sa mahinang tinig. Hindi mo na dapat gaanong inaabala pa ang sarili mo sa pagluluto ng napakaraming pagkain. Dapat ay nagpapahinga ka na lang pagkatapos ng trabaho. Hindi niya ma-imagine kung kailan ito niluto ang mga pagkain na dala. Natutulog pa kaya si Jacob? Walang kaso sa akin. I enjoy what I'm doing. I enjoy cooking. Matagal kong nakalimutan ang bagay na yon at masaya akong mabalikan lahat. Hayaan mo lang sana ako sa ginagawa ko. Kasi hindi lang naman para sa inyo ito, para din sa akin. I can't remember the last time I've been this happy. Tumingin sa kanya si Jacob at binigyan ng masuyong ngiti. Gumanti ng ngiti si Abby. Mababa ka sa mga mata, sa buong mukha ni Jacob. Ang kaligayahang sinasabi nito. Hindi nagsisinungaling ang binata sa sinabing naliligayahan ito sa ginagawa. E di sige, nagbe-benefit kaya ako. Bukod sa palaging pasarap ng pasarap ang pagkain, hindi ko nagagalaw ang food allowance ko. Malaking tipid para sa akin, pagbibiro niya. Tumayo si Abby upang magpakulo sana ng tubig, ngunit pinigilan siya ng binata. Pinaupo niya itong muli, ang binata na ang gumawa ng kailangan niyang gawin. Si Jacob na rin ang nagtimpla ng kanilang kape. If you need anything, just tell me, okay? Anito pagkatapos humigop sa mainit na instant coffee. Huwag kang mahihiya. Responsibilidad ko rin ang mga bata. Tumango si Abby. Salamat. Ngayon niya mas nararamdaman ang pagkakaroon ng katuwang. Masarap isipin na hindi na lang siya ang may responsibilidad kina Yuna at Johan. Hindi na lang siya mag-isa. Kumusta naman ang unang araw sa trabaho? Tanong niya. Ang totoo ay bahagya siya nag-aalala kahapon. Marunong si Jacob sa pangungusina. Ngunit alam niya ba ang hindi nito sanay ay nauutusan? Mas nadadagdagan na sigla ang mga mata nito at mas lumuluwang ang ngiti sa mga labi. It was fun. I cannot believe it. Ang tagal ko nang hindi nakakapasok sa kitchen ng aming restaurant. The last time, I think, was when I was 10 years old. Dad used to cook there a lot and he would bring me and ate. Good memories came flooding back. Walang gaanong nagbago sa lugar. The smell, it brought me the same feeling. I was filled with nostalgia. I love it. I love my first day. Hindi ka naman nahirapan? Ano bang pinagagawa sa iyo ron? Mukha namang naging masaya si Jacob sa unang araw nito. Siguro ay hindi niya kinakailangan mag-alala. Baka hindi naman ito masyadong pinahihirapan sa trabaho bilang anak ng may-ari. Inabot ni Jacob ang kawali at isinalang sa kalan. Sobrang nakakapagod. I wash tons of dishes. Parang hindi mauubos ang mga kailangan kong hugasan. Before that, I had to chop ingredients. I wasn't fast enough, pero mababait naman ang mga kasamahan ko. They taught me some techniques and it was fun. Napatingin si Abby sa kamay ni Jacob nang abutin nito ang malaking bote ng vegetable oil. Noon lang niya napansin na balot ng band-aid ang ilang daliri ni Jacob. Pagtingin niya sa mukha nito, ay naroon pa rin ang sigla at kaligayahan. Tila hindi naman nagsisinungaling sa kanya. Para niyang nakikita si Yuna pagkatapos na sumakay ng bike sa ekspresyon ng mukha ni Jacob. Iyong kahit na ilang beses na nahulog at nasugatan ang bata, ay tuwang-tuwa pa rin ito sa experience. Ilang sandaling tahimik na pinanood ni Abby si Jacob sa pagluluto. Nakakahawa ang sigla at kaligayahan ng binata. Kahit na maagang maaga pa,
Pakiramdam niya ay punong-puno na siya ng enerhiya para sa buong araw. "How was school yesterday?" tanong nito maya-maya pa, saka tinakpan ng kawali at humarap sa kanya. "Did the kids miss me? I miss them so much." "Ang mga bata lang? Ako, hindi mo ba na-miss?" Ngumiti si Abby at nagmukhang kaswal. "Hindi naman, ang tanglay lang ng dalawa nang malamang hindi ka makikita sa buong araw. Hindi sila gaanong nakakain kaya marami pang tira doon sa mga iniwan mong pagkain noong isang araw. Ikaw din, hindi ka gaanong makakain?" tanong ni Jacob sa panunod yung tinig. Tumikwas ang isang kilay ni Abby. Hinding-hindi niya aaminin na tila wala siyang panlasa sa buong maghapon kahapon. "Pwede ba?" Tila naaalibadbara niyang wika. Salat na salat ang tugon na iyon ngunit hindi talaga siya makaisip ng mas magandang balik. Banayad na natawa si Jacob. "I really missed you." Nagpasalamat si Abby na hindi siya uminom ng kape dahil malamang nasa mid-una paso sa narinig na tinura ni Jacob. "Did you miss me too?" tanong nito bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong makahuma. Bigla na lang siyang nakarinig ng matinis na tili. "Tito Jacob!" Masayang tili ni Yuna habang patakbong nilapitan si Jacob. "Bahagyang yumuko ang binata." Iyakap si Yuna na literal na ibinato ang sarili sa ama at kinarga. Pinupog ng halik ni Jacob ang buong mukha ni Yuna. Nakahinga ng maluwag si Abby dahil hindi niya kailangan sagutin ang tanong ni Jacob. Hindi kasi niya alam kung paano iyon sasagutin. Magsisinungaling ba siya o magiging tapat? Itatanong muna ba niya kung bakit siya nito na-miss? Nakahanda ba siyang marinig ang sagot kung sakali? "Sabi ko nga ba, nandito ka po eh," ani Yuna habang nakayakap ang braso sa liig ni Jacob. "Naaamoy ko." Natatawang ibinaon ni Jacob ang mukha sa liig ni Yuna. "Naaamoy talaga? Paamoy nga rin sa baby ko?" Humagikik at tumili sa katuwaan si Yuna. Maya-maya pa ilumabas na rin si Johan mula sa silid. Kabaligtara ni Yuna, tila hindi pa gaanong nagigising ang diwa ng batang lalaki. Dumiretso si Johan kay Abby at naglalambing ng papayakap. Kagad naman niya itong pinagbigyan. Kinarga niya ang anak na agad ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang buhok nito. Pagkatapos ay tila nahihiyang sinilip si Jacob na karga pa rin si Yuna. "How's my big boy?" nakangiting tanong ni Jacob. "Naaamoy mo rin ba ako, ha?" Inaantok na isinubsob uli ni Johan ang mukha sa dibdib ni Abby. Hindi pinansin ang pagbati ni Jacob. Ganoon talaga si Johan kapag hindi paganap na nagigising. Marahil ay nagising lang dahil may ingay na nilikha ang mga ate nito. Natatawang ginulo ni Jacob ang buhok ni Johan. Isang gesture na nagsasabing naiintindihan nito ang inaakto ng binata. Yumuko pa at hinagka ng ulo ng batang lalaki. Dahilan upang mahigit ni Abby ang hininga dahil masyado silang magkalapit. Amoy na amoy niya ang bango nito. Tama nga yata si Yuna. Kung may distinct scent ang ina para sa mga anak at asawa, ganoon din naman marahil ang ama. Pag-angat ni Jacob ng mukha, matapos hagka ng ulo ni Johan, ay lalong hindi makahinga ng maayos si Abby. Hindi kasi kaagad tumuwid ng tayo ang binata. Sinalubong nito ang kanyang mga mata at masuyo ring initian. Pinisil nito ang kanyang ilong bago ituwid ang katawan. Noon lang nakahinga ng maayos si Abby, ngunit ang lakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Naging abala na si Jacob ng mga sumunod na sandali. Habang nagluluto ng almusal, ipinapakinggan nito ang mga kwento ni Yuna na tila napakahabang panahon nang hindi nakita at nakasama ang ama. Natutuwa si Abby sa progreso ng relasyon ng dalawa. Isang araw sa hinaharap, magkakasama silang ipaliliwanag kay Yuna ang buong katotohanan. Sa palagay niya, ikatutuwa ni Yuna na malamang ama nito talaga si Jacob. Kinapa ni Abby ang kanyang dibdib. Natanto niya na hindi na siya natatakot na baka agawin ni Jacob si Yuna. Natanto niya na may tiwala na siya kay Jacob. Nagtitiwala siya na hindi nito iyon gagawin sa kanya. At kung may mangyari mang insidente na kailangan na ipaubaya ang pangangalaga kay Yuna, mapapanatag siya dahil napatunayan ni Jacob na kahit papaano, kaya pala nitong maging isang mabuting ama. Hindi pa nakakalimutan ni Abby ang mga nagawa ni Jacob noon, ang pag-iwan kay Charmaine. Ngunit napatawad niya na ito. Alam niya na darating ang araw na hindi niya naiisip ang mga hindi magandang bagay sa nakaraan dahil labis na nitong pinasaya ang kanilang kasalukuyan. Masyadong naaaliw ang dalawang bata sa pakikipaglaro kay Jacob kaya medyo nahuli ang mga ito sa pagpasok. Hindi naman maituturing na late ang dalawa
Ngunit wala nang gaanong panahon si Abby na ihatid ang dalawang anak sa kanya-kanyang classroom. Kaya naman, si Jacob na ang naghatid kay Yuna sa classroom nito habang si Abby naman ang naghatid kay Johan. Pagkatapos ay dumiretso na sa sarili nitong classroom. Napansin ni Jacob na hindi lang siya ang magulang na naghatid sa kanya-kanyang anak. Naupo siya sa harap ni Yuna at siniguro na maayos ang uniforme nito at ang buhok. His princess was the loveliest of all the grade 1 pupils around. His heart proudly swelled. Galingan mo sa school ha, make friends. Alam niya na hindi iyon ang unang araw ng eskwela at malamang na marami ng kaibigan ng anak. Ngunit ano pa ba ang maaari niyang sabihin? Have fun! Tito Jacob, nag-aalang sabi ni Yuna. Tila may naisabihin ang bata ngunit labis na nahihiya. May itatanong po ako sa inyo. Ilang sandaling hinintay ni Jacob na sundan ng anak ang sinabi. Ngunit tila nadadaig ito ng hiya. Yes, darling. You can tell me anything. Come on, don't be shy. Kung may gusto si Yuna, gagawin niya ang lahat upang maibigay iyon. Ilang sandali pang nag-atubili si Yuna bago ibuka ang kanyang bibig. Magpapakasal po ba kayo ni Mama? Hindi makatugon si Jacob. Hindi niya alam kung paano hahagilapin ang mga salitang maaaring sabihin sa isang 7 taong gulang na batang babae. Ngunit biglang nagkaroon ng linaw ang isang larawan sa kanyang isip. Siya at si Abby, nasa harap ng dambana. Napagtanto niya na masarap iyong isipin. Napakaganda niyong larawan. Isang kapanapanabik na hinaharap. Tito, wika ni Yuna. Sinasabi ng ekspresyon ng mukha ng bata na hinihintay nito ang kanyang sagot. I honestly don't know. Kahit na aminado si Jacob na masarap isipin, hindi siya maaaring mangako na lang sa bata. Hindi siya maaaring basta-basta na lang magbitaw ng mga salita. Mga salita na baka hindi niya kayang panindigan hanggang sa huli. One thing he learned from Abby when it comes to taking care of the kids, don't make promises you can keep. Kids tend to hang on every word spoken by an adult they cared about. Hindi madaling makalimot sa pangako ang mga bata, lalo na kung importante ang bagay na iyon para sa mga ito. Plus, they were talking about marriage here. Kahit ang tipikal na magnobyo na matagal nang magkasama ay hindi iyon basta-basta pinagdidesisyonan. Sila pa kaya ni Abby? Yuna's face and shoulders fell. Hindi ka pa namin matatawag na papa? Tila biglang sinakmal ang puso ni Jacob at mariin iyong piniga. Darling baby princess, hindi niya maituloy ang anumang nais na sabihin. There were no words. Biglang nanikip ang kanyang lalamunan. Namasa ang kanyang mga mata. Hinabig niya si Yuna at mahigpit na niyakap. You can call me. You can call me papa. It's okay. It's really, really okay. Kung alam lang ng anak kung paano siya nito pinasaya, mula ng unang beses silang magkaharap ay inasam na niyang marinig na tawagin siya nitong papa. Ngunit alam niya na hindi pa siya karapat-dapat, kaya hinahayaan niya ang dalawang bata na tawagin siyang Tito Jacob. Pakiramdam ni Jacob ay masyado siyang biniyayaan ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng nagawa, napakarami pa rin niyang magagandang bagay na ipinagkaloob sa kanya. He silently promised to himself and to his daughter that he will do better. Lalo siyang magsusumikap, lalo niyang pag-iigihan ang lahat. Someday, one day, his children will be so proud of him, maging si Abby. Pumalas na sa kanya si Yuna. Ngiti-ngiti ang bata at masayang-masaya na siya sa pagpayag niya. Tutulungan ka po namin ni Johan na manligo kay Mama Papa. Wika nito. Hinagkan pa ng anak ang kanyang pisngi at pumasok na sa loob ng classroom. Habang hilahila ang kanyang digulong na bag. Hindi muna kaagad umalis si Jacob. Mula sa bintana ay pinanood muna niya ang pagpasok ng anak sa silid-aralan. Nilapag nito ang bag sa unahan ng upuan at nilapitan ng isang babaeng kaklase. Medyo nagulat siya nang ituro ng anak. Base sa gesture ni Yuna, tila ipinagmamalaki siya sa kaklase na kunot ang noo at tila medyo naguguluhan. Hinawayan pa siya ni Yuna, ngiti-ngiti sa kanya. Nakangiti na ginantihan niya ng kaway ang anak. Nang pumasok ang teacher nito ay napilitan na siyang umalis. Sinilip din muna niya si Johan na sumasayaw at kumakanta kasama mga kaklase. Hindi siya nakita ng bata at hindi na rin siya nagpakita. Alam niya na mahihirapan pa rin siyang mag-adjust sa school lalo na si Johan. Sunod niyang sinilip ang classroom ni Abby. Katulad ng sa klase ni Johan, pumakanta at sumasayaw din ang mga bata roon sa pangunguna ni Abby. Game na game ang dalaga sa pagsayaw at pagkanta.
Base sa kislap ng mga mata, masasabi ng sino man na gustong gusto at aliw na aliw si Abby sa ginagawa. Alam niya na mahal nito ang pagiging guro. Mahal ni Abby ang mga estudyante. Her concern and love for the kids were genuine. Hindi lang para kina Yuna at Yuha nakikita ni Jacob ang mga damdaming iyon ni Abby. Pati na rin sa mga estudyanteng araw-araw na nagpupunta sa bahay ng dalaga upang magpaturo. Hindi nagtuturo si Abby dahil kailangan mabuhay at kumita ng pera. Nagtuturo ito dahil nais na magturo. Bihira na ang mga guro na katulad ng dalaga. He could feel his heart swelling again. God, she was so beautiful. Hindi niya maiikailang labis siyang naaakit sa itsura ng dalaga. Sasabihin marahil ng ibang taong hindi nakaalam ng totoong sitwasyon na wala namang masama sa nararamdaman niya. Dapat lang maakit ang ama sa ina ng kanyang mga anak. Nahiling niya na sana ay ganoon na lang kasimple ang lahat. Ngunit paano nga ba kung gawin na lang nilang simple ang sitwasyon sa pagitan nila? It might work. In fact, it was the perfect solution to problems that would arise in the future. Magiging isang tunay silang pamilya. Hanggang sa makaalis si Jacob sa eskwelahan, ay hindi nabura ang kanyang ngiti. His mind was busy imagining the beautiful things that could happen to the four of them. They will be happy. He would make sure of that. Maging positibo kaya ang mga maaaring mangyari sa kabila ng pagnanais na ito ni Jacob na mabuo ang isang pamilyang kanyang pinapangarap. Yan ang ating aabangan sa sunod na bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa pagtutok sa kwentong ito at pagsubaybay sa channel namin. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 14th na bahagi. Halos wala nang mahihiling pa si Abby mula kay Jacob. Lubos nang napatunayan ng binata na kaya niya maging ama, hindi lang para kay Yuna, kundi pati na rin kay Johan. Palaging hindi lang nakatuon ang atensyon ni Jacob kay Yuna. Sinisiguro nito na palaging kasali si Johan. Maiintindihan naman niya kung mas paglalaanan ni Jacob ng panahon si Yuna. Ngunit labis pa rin ang pasasalamat niya na hindi nakakalimutan ng binata si Johan. Malaking bagay ang nagagawa niyon para sa kanya bilang isang ina. Pinilit ng binata na makarating sa Nutrition Day celebration ng eskwelahan, kahit na ibig sabihin na yun ay mahuhuli ito sa pagpasok para sa trabaho. Nagpaalam naman daw si Jacob na maayos sa general manager. Hindi pa dapat lumiban ng ganoon si Jacob dahil bago pa lang siya. Ngunit nais itong tuparin ang ipinangako kay Yuna. Maluha-luha si Abby habang pinapanood ang dalawa. Kumakanta si Yuna habang tumutugtog ng gitara si Jacob. Panay ang kuha niya ng mga litrato. 3 linggo na sa trabaho si Jacob pero hindi pa rin nabubura ang masiglang ngiti sa mga labi. Sa bawat pagdaan ng araw ay tila mas kumikinang ang mga mata nito. Natutuwa si Abby tuwing naririnig ang masasayang kwento ng binata tungkol sa restaurant. Masasabi ng sino man na labis itong nag-e-enjoy sa trabaho kahit na helper lang ang tawag sa kanya. Hiningin off ni Jacob ang araw ng Linggo kahit na weekends ang pinakamaraming tao sa restaurant. Pinayagan naman daw si Jacob ng ate nito. Tanging ang general manager lang daw di umano ang nakaalam ng totoong estado ng binata sa buhay sa restaurant. Ayaw din namang ipaalam ni Jacob sa iba dahil siguradong magbabago ang pakikitungo ng lahat. Tuwing off ay nilalabas ng binata sina Yuna at Johan. Siyempre ay kasama si Abby. Kaya naman hindi na rin siya nag-tutor tuwing Linggo. Naging family day. Naging family day na ang araw ng Linggo para sa kanila. Nagpunta na sila sa zoo, sa museum, sa Enchanted Kingdom at kumain sa mga kid-friendly restaurant. Palaging kinasasabikan ng dalawang bata ang pagsapit ng araw ng Linggo. Minsan ay nag-aalala na si Abby sa ginagastos ni Jacob. Alam naman niya na hindi malaki ang sweldo ng isang kitchen helper. Nabanggit na rin kasi ng binata na hindi na ito binibigyan ng allowance ng ama. Palihim na nagbibigay ang ate niya rito. Ngunit kamakailan ay hindi na raw iyon tinatanggap ng binata. May sweldo na kasi siya. Nang mabanggit ni Abby ang pinag-aalala at sinabing huwag nang gumasto sa paglabas, sinabi ni Jacob na huwag na siyang gaanong mag-alala. I got it covered. Nakangiting dagdag ni Jacob. Sa mga anak na alaman ni Abby na ibinenta ni Jacob ang karamihan sa mga gitara nito. Ibinili kasi ng lalaki si Yuna ng maliit na gitara at tinuruan ng basics.
Nang tanungin daw ng bata kung ilan ang gitara ng ama, sinabing dalawa na lang dahil ibinenta na ang karamihan. Noon niya nalaman kung saan kinukuha ng lalaki ang panggastos sa paglabas nila. Nang komprontahin niya si Jacob, natawa ito sa reaksyon niya. Pinisil nito ang kanyang ilong. "Relax, I don't need them. Ilang gitara ang ibinenta mo?" Alam niya na masyado nang naaaliw si Jacob sa pagluluto. Ngunit para sa kanya ay palaging nakadikit ang gitara rito. Hindi niya kailanman makakalimutan ang lalaking unang hinangaan niya ng husto. Hindi niya matanggap na tila ibinawak sina ni Jacob ang lalaking iyon. 5. No big deal. I still have 2. Like I said, I don't need them, Abby. Huwag kang ang ganyan. Parang masyado kang malungkot. I have too much guitars and some had to go. Hindi ko nga masyadong nagagamit ang isa o dalawa sa mga iyon. Noon kasi, hindi ko masyadong iniisip kung kailangan ko ba talaga ng gitara. Kung mapapasaya ba talaga ako niyon. All I wanted was to spend money. Now that I know better, nagkibit-balikat ito. Pero Jacob, mahal mo ang mga gitara mo. Mahal mo ang musika. Nakangiting pinisil ni Jacob ang kanyang ilong. And I will always love music. I still have 2 guitars. I'm not giving them up. I'll always love music, Abby. Pero alam ko na ngayon na hindi maaaring doon umikot ang buhay ko. I can't really sing for a living. I am not that talented. Isa pa, kahit na noon ay hindi ko pinapangarap na maging isang full-time musician. I enjoy music, but I don't live and breathe music. Now, I realize what I really want to do in my life. Ang totoo, noon ko pa alam, hindi ko lang hinayaan ang sarili ko na gumawa ng hakbang upang magkaroon iyon ng katuparan. Because I hated my father. Hindi nagsalita si Abby kahit na ang totoo ay napakarami niyang tanong. Nararamdaman niya na marami pang nais sabihin si Jacob. Kaya tahimik siyang naghintay. Hinayaan niya mag-open up ang pinata. I was 10 when mom died. I was devastated. My mom's a musician, by the way. Ang totoo, sa kanilang dalawa ay mas domesticated si dad. He can cook. My dad's a badass in a kitchen. Banayad na natawa si Jacob nang magpatuloy. Mom taught me how to play the guitar. Dad taught me how to cook. Mom's favorite pasta. Being a bunso, you can say I was spoiled. As in super duper spoiled. I had a perfect family. And then suddenly, whoosh, it's gone. It was an aneurysm that took my mom's life. It was so sudden. Sumakit lang ang ulo niya, hinimatay, at hindi na muling nagising. I still can't accept that she's gone forever. My sister was always there, taking care of me, spoiling me and telling me everything will be alright, when she knew, deep down, it's never going to be alright again. But it was always different. She tried, you know, but she's still not my mom, even my dad. He became too busy with work. He goes home late, leaves home too early. He never stepped in the kitchen again. I never saw him cook a pasta, cook anything. I didn't understand then, but it was his way of dealing with grief. Hindi ko gaanong naiintindihan noon kung bakit hindi na niya ako pinapansin. Kung bakit hindi niya na ako kinakausap. Kaya naman, ginagawa ko ang lahat para mapansin niya ako. Nagrebelde ako. Hanggang sa tumanda ako, ay iyon ang ginagawa ko. Sawa na akong sisihin si Dad. Sawa na akong sabihin na kaya wala akong narating ay dahil pinilit niya sa akin ang management course. Nagsasawa na akong isisi sa kanya pati ang hindi ko pagtatapos ng kolehiyo. I always thought I wanted to be a musician because mom was. I hated Dad, so I hid the fact that I really wanted to cook. All along, hinahanap ko ang sarili ko. Pero sa loob-loob ko, ay alam ko na talaga kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. It's so simple. I want to cook. Kaya nagpapasalamat ako sa oportunidad na makapagtrabaho sa loob ng kitchen. It brings back so many fond memories. Mga alaala na hindi nakakalungkot. Malinaw kong naaalala si Mami na nakaupo sa stool habang pinapanood kami ni Dad sa pagluluto. She's singing. Kaya walang kaso kahit na ibenta ko na ang mga gitara ko. Because I really don't need expensive guitars to remember her. I just need to be in kitchen.
Humugot si Jacob na malalim na hininga at pagkatapos ay napangiti. Plus, I really need the money. Sinikap ni Abby na huwag ipakita na naaapektuhan siya ng husto sa mga ipinagtapat ni Jacob. Noon, hindi gaanong maganda ang opinion niya sa pamilya ni Jacob. Wala namang makasisisi sa kanya dahil sa naging pagtrato ng mga ito kay Charmaine. Ngunit ngayon ay naiintindihan niya na kahit papaano ang ama nito at ang kapatid. Panayad siyang napangiti. Pinipigilang umalpas ang luha. Okay. Naiintindihan ko na. Hindi na kita pagagalitan sa ginagawa mo. Pero mula sa araw na ito, ay magtitipid na tayo. Ha? Kung pwede lang. Hindi na tayo kakain sa mahal na restaurant. Hindi mo na bibilhin ang lahat ng gusto ng mga bata. Hindi mo na gagawin niya ng sobra-sobra, lalo na ang pagluluto ng pagkain. Hindi maaaring dalawa palagi ang putahing ulam dahil mahilig sa karne si Yuna at mahilig si Johan sa isda. Kung ano ang kakainin ng isa, iyon din ang kakainin ng lahat. Nagkakaintindihan pa tayo? Hinayaan niya si Jacob na gawin ang lahat ng nais sa mga bata dahil alam niya na kailangan nitong bumawi sa mga panahong wala siya. Ngunit kailangan nang magbago ng lahat mula sa araw na iyon. Kailangan na nila ng solidong plano. Kailangan na niyang mag-set ng limitations at priorities. Hindi rin naman niya nais na masanay masyado sina Yuna at Johan sa mga luho. Nagulat siya nang bigla na lang yakapin ni Jacob. Yes, pretty mom. Hindi ka agad kumala si Abby. Ninanam na muna niya ang kaiga-igayang pakaramdam na makulong sa mga bisig nito. Sinupil niya ang buntong hininga na nais na kumawala. Wala na siyang pag-asa. Napagtanto niya na mula sa simula ay wala na siyang kalaban-laban. Nahulog na siya kay Jacob. Umiibig na siya sa ama ng kanyang mga anak. Hinayaan muna niyang maligayahan ang kanyang puso. Hindi siya nag-isip ng mga negatibong bagay. Hindi naman siguro masama na maging masaya dahil sa pag-ibig. Nagulat si Jacob nang pumasok sa restaurant ng sunod na araw ay iyon niya nalaman na may bago silang kasamahan sa kusina. Isang college undergraduate na magiging dishwasher nila mula sa araw na iyon. Bago pa man makapagtanong ay ipiniliwanag na ng manager na magiging helper pa rin siya. Ngunit hindi na niya trabaho ang paghuhugas ng mga pinggan at paglilinis ng kusina. Kaagad na nagduda si Jacob. May kinalaman kaya roon ang ate niya? Aminado siya na pinakamahirap gawin ang paghuhugas ng pinagkainan ng mga customer at mga ginamit ng kitchen staff, ngunit kaya naman niya ang trabaho. Ayaw niyang bigyan ng special treatment. Kung noon marahil ay labis siyang nasisiyahan, ngunit ngayon ay mas gusto niyang paghirapan ang lahat ng ibibigay sa kanya. Mas angkop sigurong tawagin kang prep cook pero helper pa rin naman ang suma. Kailangan pa talaga ng additional helper sa kusina. Anang manager nang tanungin niya kung may kinalaman ang ate niya sa pagkakaroon nila ng bagong dishwasher. It go around helping everyone. Mas magiging mabilis ang serving time kapag ganoon. Tumango na lang si Jacob. May punto naman ang manager. Kailangan talaga nila ng karagdan ng tao sa kusina. Ang restaurant na ito ang isa sa mga restaurant sa Metro Manila na palaging puno. Maging ang waiting area ay palaging puno. Nais din niyang matuwa na hindi na pagtutuunan ng pansin ang mga hugasin. Magkakaroon siya ng tsansa na mag-obserba sa mga ginagawa ng chef. Kahit na madalas na chaos sa loob ng kitchen, tuwang-tuwa pa rin siya tuwing naroon. He loved the smell, the atmosphere, and everything in the kitchen. He even loved the chaos. Araw-araw ay may natututunang bago si Jacob sa restaurant. Lahat ng mga kasamahan niya ay mababait at maayos ang pakikitungo sa kanya. Hindi dahil alam nilang isa siya sa mga may-ari nito, ngunit dahil mabubuting tao ang mga ito. He had been using his mother's maiden name in the restaurant. Hindi maramot sa kaalaman ng mga chef. They taught him techniques and recipe secrets. Nakikita raw kasi na mga ito ang genuine na kagustuhan niyang matuto. They told him he was a good student. Madali daw siyang matuto. Marunong makinig at hindi na inuulit ang mga naging pagkakamali. Bago sila magbukas ay siya pa ang pinagluluto para sa kakainin ng staff. Pinakikinggan niya ang bawat puna ng kanyang luto at mas pinag-iigihan ang ginagawa. You have potential, iho. Keep it up. Ani Chef Rose, ang executive chef, sabay tapik sa kanyang balikat. Parang sasabog ang dibdib ni Jacob. Sa kaligayahan at pagmamalaki,
Napakabait ng chef. Hindi masyadong malaki ang ego at lalong hindi arrogante. Binibigyan nito ng patas na syansa ang lahat ng nasa kusina. Ngunit hindi ito basta-basta na lang nagbibigay ng papuri. Kaya malaking bagay ang sinabi ni chef sa kanya. Parang nadagdagan ang gasolina niya upang mas magpursigi pa. Madalas nga niyang naitatanong sa sarili kung bakit pa siya nagpunta sa kung saan-saan upang hanapin ang sarili. Nagsayang siya ng napakaraming panahon. Ngunit hindi na iyon importante. Iisipin na lang na parte iyon ng kanyang pagkatuto. Ang importante ay nagsisimula na ang mas magandang buhay para sa kanya. Ngayong mas malinaw na ang landas na nais na tahakin, mas madali na kay Jacob ang mga bagay-bagay. Ngayon ay napakarami na niyang plano sa buhay. Napakarami niyang nais na gawin. Lahat ng planong iyon ay kasama si Abby, Yuna at Johan. Tila hindi niya maipaplano ng maayos ang lahat kung hindi kasama ang tatlo. Nasisiguro din niya na hindi magiging masaya ang hinaharap ang buhay niya kung wala ang mag-iina. Nagpunta si Jacob sa likuran ng restaurant para sa kanyang break. Nadat niya na roon si Robby, isa sa mga waiter na naninigarilyo. Kaibigan na niyang maituturing ang lalaki. Si Robby ang madalas na nakakakwentuhan sa waitstaff. Nung unang beses kasi silang magkwentuhan, ay kaagad nitong binanggit sa kanya ang pagkakaroon ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Kaedad lang ng mga anak ni Robby ang kanyang mga anak. Nasa Hong Kong ang asawa nito at nagtatrabaho bilang domestic helper. Ayaw daw sana ni Robby na pagtrabahuhin ang asawa sa ibang bansa, ngunit iniisip daw nitong maigi ang kinabukasan ng mga anak. Kung wala kaming gagawin ngayon, ano na lang ang bukas na naghihintay sa dalawa? Pareho naming hindi gusto ni Mrs. na mabuhay ang dalawa sa hirap na kinamulatan na namin. Gusto naming magkaroon sila ng mas magandang buhay. Iyong naibibigay namin kahit na paano ang pangangailangan at kaunting luho na gusto nila. Nagtitiis kami ni Mrs. para sa mga anak namin. Noon siguro, noong hindi pa nakikilala at nakakasama si Yuna at Johan, hindi gaanong naiintindihan ni Jacob ang ganoong katwiran. Hindi niya naiintindihan dahil hindi pa lubusang tumitimo sa kanya ang pagiging magulang. Mas naiintindihan niya ngayon ang mga sakripisyo na ginagawa ng mga magulang para sa anak. Mga sakripisyo na hindi gaanong nauunawaan ng mga anak hanggang sa maging magulang na rin ang mga ito. Dahil din sa hindi na siya tumatanggap ng allowance mula sa kapatid, mas higit niyang naiintindihan ngayon ang kahalagahan ng pagkayod. Mas magkakaroon ng kabuluhan ang salitang hard work kapag ginagawa niya ang lahat ng may paghihirap. May halaga na ang bawat sentimo na kanyang kinikita at ginagastos. Maging siya ay namamangha sa naging pagbabago sa buhay niya sa loob lamang ng ilang linggo. Hinangaan ni Jacob si Robby dahil sa halip na tumulad sa mga lalaki naghihintay na lang ng padala mula sa mga misis, nagtatrabaho pa rin ito dahil sayang daw ang kikitain. Maswerte si Robby na katulong nito ang asawa sa pagsuporta sa mga anak. Kumusta? Bati niya kay Robby matapos sanggihan ang alok nitong sigarilyo. He used to smoke but he decided to stop for his kids. Ayos lang. Sa susunod na linggo pala, 7th birthday ng panganay ko. Off mo yun, di ba? Ako, nagpaalam kay sir. Baka gusto mong sumideline pre. Ikaw na lang ang magluto para sa salo-salo. Ha? Hindi kagad nakuha ni Jacob ang nais na ipagawa ni Robby sa kanya. Gusto ko sana maging special ang birthday ng panganay ko. Nagpadala si Mrs. ng kaunting extra para doon. Gusto ko sanang masarap at special ang ipakain sa mga bisita. Masarap ang pasta mo, tol. Baka naman pwedeng ikaw na lang ang magluto para sa birthday ng anak ko. Oo ba? Nakangiting tugon ni Jacob. Natuwa siya na nagustuhan ng kasamahan ang kanyang luto. Kaya inalok siya ng kaunting pagkakakitaan. Dahil maliit lang talaga ang sweldo, kailangan niyang sunggaban ang lahat ng pagkakataon na ipipresenta sa kanya. Salamat, pre. Pag-usapan natin mamaya ang detalye kung magkano. Ako nga ang dapat na magpasalamat. Kung hindi mo na itatanong, kailangan ko talaga ng sideline ngayon. Natawa si Robby. Kung ako sa'yo, mag-aartista na lang ako. Hindi ko alam kung bakit sa kusina ka inilagay. Pwede ka naman mag-waiter, mas pogi ka pa sa akin. Natawa rin siya. Mas masaya sa kusina, pre. Masaya man sa kusina, hindi maaaring maging helper lang si Jacob habang buhay. Nais naman niyang ipagmalaki ng mga anak. Mas kailangan niya magprosige. Hindi niya kailangan mag-alala. Because he could do it. Things were going great. As long as he had Abby,
Yuna and Johan in his life, it will always be great. Magtuloy-tuloy na nga kaya ang pagbabagong itong nagaganap sa buhay ni Jacob at ang kanyang mga plano para sa kanyang mag-iina? Yan ang ating aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 15 bahagi. Unang araw ng Linggo na hindi nakasama ng dalawang bata si Jacob. Hindi maiiwasang makaramdam ng awa si Abby habang nakatingin sa dalawang anak na walang kagana-ganang nanonood ng TV sa kanilang sala. Noong nakaraang Linggo ay pinaalam na ni Jacob na hindi muna ito mailalabas, sina Yuna at Johan sa araw na iyon. May trabaho raw kasi siya at may sideline. Hindi na gaanong nagbigay ng detalye si Jacob, ngunit nakakaramdam na rin siya ng kaunting awa sa lalaki. Halos wala ng pahinga si Jacob. Kahit pa masaya sa ginagawa, hindi naman nangangahulugang iyon na din ang dahilan para hindi ka makaramdam ng pagod. Sanay siya sa pagod. Sanay siya na lagi nagtatrabaho at gumagalaw. Ngunit alam niyang hindi sanay si Jacob. Maging ito mismo ay aminado na spoiled mula pagkabata. Bahagya siya nag-alala na baka madaling ma-burn out si Jacob. Baka hindi na maging fun ang trabaho at baka magkasakit na ang binata. Marahas na bumuntong hininga si Abby kung ano-ano pa ang idinadahilan niya sa sarili. Bakit hindi niya maamin na katulad din siya ng mga anak? Namimiss niya si Jacob. Ang Linggo ang tanging araw na nakakasama niya. Nila ng buong araw si Jacob at nakakalungkot isipin na lilipas ang araw na iyon na hindi nila ito gaanong makakasama. Iniwan muna niya ang ginagawang visual aids at nilapitan sina Yuna at Johan. Iyakap niya ang dalawa. Huwag nang malungkot ang mga baby ko. Naglalambing na pinupong niya ng halik ang mukha at lieg ng dalawang bata. Nandito naman si Mama. Tila naiinis na inilayo ni Johan ang mukha sa kanya. Si Yuna naman ay humahagik-hik. Mas masaya kung nandito rin si Papa. Ani Johan sa munting tinig. Malapit na kaming matapos sa Harry Potter. Napapapitlag pa rin ang kanyang puso sa tuwing naririnig na tinatawag na Papa ng dalawang bata si Jacob. Okay naman sa kanya iyon. Ayaw niyang ipagkait kay Jacob ang karapatan na matawag na Papa ni Yuna, lalo na at nakikita naman niya ang pagpuporsige nito. Dahil Papa na ang tawag ni Yuna kay Jacob, natural lang nagayahin ni Johan ang nakatatandang kapatid. Doon parang hindi komportable si Abby. Hindi naman niya alam kung paano sasawayin si Johan. Hindi siya maiintindihan ng bata. Hindi pa maiintindihan ni Johan kung bakit hindi nito ama ang ama na nakatatandang kapatid. Kaya sa ngayon ay hinahayaan na muna niya ang lahat. Tila hindi naman iyon alintana ni Jacob. Nagpromise naman siya na pupuntahan kayo kapag natapos ang party, diba? Aniya habang hinahaplos ang buhok ni Johan. Ipagluluto raw tayo ng dinner. Sandali lang yon. Nakalabing sabi ni Johan. Bitin, pareho sila ng nararamdaman ng anak. Ngunit mas maigi nang may sandali kaysa wala. Ang totoo ay kanina pa nila binibilang ni Abby ang mga oras. Panay ang kanyang tingin sa orasan. Nananabik na ang kanyang puso na masilayan uli ang masayang mukha ni Jacob. Sinasamahan ni Abby sa panonood ng TV ang dalawang bata hanggang sa makatulog ang mga ito. Itinuloy niya ang paggawa ng visual aids upang mabaling kahit na papaano ang isip sa ibang bagay. Pagising ni Yuna at Johan ay kaagad na hinahanap si Jacob. Nanamlay na naman ang dalawang bata nang malamang wala pa ang binata. Nagsalang si Abby ng cartoon sa DVD player at sinikap aliwin ang mga ito. Nang sumapit ang 5 na wala pa rin si Jacob, ay bahagya nang nagwawala si Johan. Mag-aalas 6 na, nang sa wakas ay dumating si Jacob. Nagulat pa si Abby nang pagbuksan niya ito ng pinto. Natatakpan kasi ng isang malaking punpo ng rosas ang mukha ng binata. Kung hindi pa nakita ang sneakers nito, ay hindi niya masisiguro na si Jacob nga ang nasa labas ng pintuan. Flowers for the prettiest mama. Masigla nitong bulalas bago inialay sa kanya ang bulaklak. Natulala si Abby at hindi kaagad nakapag-react. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nabigyan siya ng bulaklak. Inalayan din siya ni Carlo noong nanliligaw ang kaibigan. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na nasiyahan siya.
Kaagad naramdaman ang presensya ng ama. Mabilis na lumapit sa pinto sina Yona at Johan. Tuwang-tuwa ang dalawang bata at sinimulang sugurin ng yakap si Jacob. Halos wala sa loob na tinanggap ni Abby ang bulaklak upang hindi gaanong mahirapan ang binata na may mga bit-bit pang paper bag. Matras siya upang mapatuloy ang binata. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong si Abby na matanong kung bakit siya nito pinasalubungan ng bulaklak dahil natuuna sa dalawang bata ang buong atensyon nito. "Bakit ang tagal-tagal mo, Papa?" tanong ni Yuna. "Oo nga po," pagsigunda ni Johan. "Ang tagal-tagal." Hinagka ni Jacob ang ibabaw ng ulo ng dalawang bata. "Medyo kasi maraming bisita sa pinuntahan ko. Nagluto pa ng another batch ng spaghetti at fried chicken si Papa. I have some for you." Nagkagulo na ang dalawang bata. Kanina ayaw magmeryenda ng magkapatid at tamilmil sa pagkain ng tanghalian. Ngayon ay biglang nagkagana ang dalawa sa spaghetti at fried chicken. Halos wala sa loob na niyakap ni Abby ang malaking punpo ng bulaklak sa kanyang dibdib. Hindi niya sigurado kung bakit siya binigyan niyon ni Jacob. Ngunit napuno pa ng kaligayahan ang kanyang puso. Nararamdaman niya ang isang bagay na inakalang wala siyang kakayahang maramdaman. Ang kilig. Pinanood ni Abby si Jacob habang pinatutulog sina Yuna at Johan. Nahihimbing na si Yuna ngunit nag-uumpisa pa lang pumikit-pikit ng mata si Johan na tila pinaglalabanan pa ang antok. Binabasahan pa kasi ito ni Jacob. Nang sa wakas ay nahimbing ng bata, ay itinigil na rin ni Jacob ang pagbabasa. Maingat na hinagkan ang noon ni Johan at pagkatapos ay kay Yuna naman ang hinagkan. Umatras mula sa pintuan si Abby nang maingat na tumayo si Jacob at lumabas sa pinto. "Dito ka na matulog," aniya bago pa man siya maubusan ng lakas ng loob. Kanina pa niya pinagninilay ni Lian ang bagay na iyon. Kanina pa siya nag-aalala sa kung ano ang iisipin ni Jacob sa alok. Iisipin ba nitong masyado siyang forward? Natatakot siyang baka isipin ng binata na malandi siya. Ang mas malala, baka isipin plano niya itong pikutin. Maliit ba ang chance ang maisip ni Jacob na baka concern lang siya? Hindi maikakaila na nais niyang nasa malapit lamang si Jacob. Ngunit totoong concern din siya sa kalagayan nito. Uuwi pa ito. Pagkatapos ay maagang maaga kinabukasan ay naroon na naman. Pansin niya ang paghahapo ng binata kahit na bihirang mabura ang ngiti sa mga labi. Kanina, pagkakain habang tinutulungan niya sa paggawa ng assignment si Nayuna at Johan, naging abala naman si Jacob sa cookbook nito. Matama na pinag-aaralan ng binata ang bawat Italian recipe na naroon. Kahit nalulong sa ginagawa, pinapansin pa rin naman ni Jacob ang dalawang bata, lalo na kung maitinatanong ang mga ito. "Okay lang?" nakangiting tuko ni Jacob. "Medyo pagod na rin kasi akong talaga. Nakakatamad ng umuwi." Bahagyang nakaramdam si Abby ng relief. Walang iniisip na anumang negatibo si Jacob tungkol sa kanyang alok. "Okay lang. Kung okay lang sa'yo na matulog dito sa sala." Bahagya siyang napangiwi nang makita na hindi kakasya si Jacob sa munting sofa kahit anong pagbamaluktot ang gawin nito. Hindi yata magandang ideya ang naisip niya. Hindi magiging komportable ang tulog nito. "May extra ka ba bang banig?" tanong ni Jacob bago pa man siya nabawi ang paanyaya. "Ha?" nakangiting pinisil na binata ang kanyang ilong. "Hindi ako kasya sa sofa. Maglalatag na lang ako sa sahig." "Sigurado ka?" Alam niyang hindi sanay si Jacob sa hindi malambot na higaan. "Yeah, I'm sure." Wala siyang nabakas na kahit kaunting pag-aalinlangan sa tinig nito. Halos wala sa loob na pumasok si Abby sa silid at naglabas ng isang banig, isang kumot at isa ring unan. Hindi niya alam kung paano babawiin ang imbitasyon kaya mas maigi na sigurong hayaan na lang niya si Jacob na magpalipas ng gabi sa kanila. Tinulungan niya ang binata sa paglalatag at pag-aayos ng tulugan. Kaagad na sumalampak sa banig si Jacob. Tinapik nitong espasyo sa tabi. Inaanyayahan siyang maupo rin. Nag-aatubili na pinagbigyan niya ang binata. Hindi pa siya inaantop at nais pa sanang makasama at makakwentuhan si Jacob. Wala na sigurong papantay sa kanyang pagmamahal sa mga anak. Ngunit aminado siya na may mga pagkakataon na nais sana na masolo si Jacob. "I want to ask you something if you don't mind." "Ano?" "Johan's father." Natigilan si Abby. Madalas na rin siyang nag-iisip sa bagay na iyon kamakailan. "Huwag mo sanang iisipin na hindi ko tanggap si Johan. I love him and I hope you already know that. Kahit na ano ang mangyari, anak ko na siya.
hindi darating ang araw na magiging issue ang pagiging hindi ko biological father sa kanya. Gusto ko lang sanang malaman ang tungkol sa kanyang ama. Who is he? Ang totoo ay wala akong gaanong alam tungkol sa ama ni Johan. Hindi gaano nagkwekwento si Charmaine tungkol sa kanya. Sa palagay ko, hindi rin naman gaanong kilala ang lalaki. It's Pao, ang pangalan niya. Hindi ko alam ang apelyido. Ang sabi ni Charmaine ay napakabuti niyang lalaki. Hindi ko talaga siya nakaharap at nakilala pero tinulungan niya kami ni Charmaine sa napakaraming bagay. 6 na buwang gulang pa lang si Yuna noon at hindi mo alam kung gaano kahirap ang naging sitwasyon namin. Minsan ay isinugod namin si Yuna sa ospital dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi kami nagtagpo ni Pao sa ospital noon dahil sinusubukan kong tumilihen siya ng pera na pambayad sa ospital. Galit na galit ako sa iyo noon. Baka nga madalas kong makagat ang dila mo dahil panay ang mura ko sa iyo. Napahagikik siya ngunit hindi man lang napangiti ang pinata. Kaagad bumalatay ang guilt sa buong mukha ni Jacob. Banayad niyang tinapik ang braso nito. Huwag mo ngang masyadong pahirapan ang sarili mo pag-iisip ng tungkol sa bagay na yon. Nakaraan na yon. Wala ako noong mga panahong kailangan ako ng anak ko. Nasa ibang bansa marahil ako at nagpapakasaya sa buhay. Ang importante naman ay bumabawi ka ngayon. Narito ka na. Ayon kay Charmaine, si Pao ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital noon. Nagbantay ako sa ospital habang pinupuntahan naman ni Charmaine si Pao para daw pasalamatan. Mahinala si Abby kung sa paanong paraan nagpasalamat ang kaibigan dahil 6 na linggo pagkalipas ay inadat na niyang nagsusuka si Charmaine sa banyo. Kaya naman, nagtanim din siya ng galit sa ama ni Johan kahit na paulit-ulit si Charmaine sa pagsasabing napakabuting tao ni Pao. Hindi ba? Hindi ba gusto ni Pao na yon ang pagkakaroon ng anak? Nagkibit-balikat si Abby. Ang totoo ay hindi ko alam. Hindi pinaalam ni Charmaine kay Pao ang kalagayan niya. Ipinilit ko siya pero ang sabi niya ay magiging unfair kay Pao. Naalala ko na sinabunutan ko si Charmaine noon kahit nabuntis siya. Lumipat na kami rito at mula noon ay hindi na nagsalubong ang landas nila. Malamang na katulad mo ay hindi rin alam ni Pao na iyon na pumanaw na si Charmaine. Pero baka wala na rin siyang gaanong pakialam. Malamang na nakalimutan niya na si Charmaine. I have a confession. Ani Jacob sa nahihiyang tinig. Binilikan ko si Charmaine noon, almost 2 years after I left. Nagsalubong ang mga kilay ni Abby. Hindi nabanggit sa kanya ni Charmaine ang bagay na iyon. Charmaine didn't see me. I saw her from a distance. She was pregnant with another baby. Obviously, it wasn't mine. Anger consumed me. Ganoon na lang niya ako kadaling kalimutan. Ganoon na lang kadali para sa kanya na makahanap ng iba. Sa sobrang galit ko, hinayaan ko ang sarili kong maniwala na hindi akin ang naunang ipinagbubuntis niya. Naniwala ako na pakawala siya. I mean, she... Lumabas siya sa cake na halos walang saplot noong una mong makita. Pagtatapos ni Abby sa naisabihin ni Jacob. Tumango si Jacob. I hate myself. I was a jerk. Hinarap niya ang lalaki. Bago pa man napigilan ang sarili, nasampal na ni Abby ang pisngi ni Jacob. Alam mo na kahit na may hindi magandang reputasyon si Charmaine, hindi siya maruming babae. Hindi siya pakawala. Nagkataon lang na ginamit ni Charmaine ang ganda upang mas madaling kumita ng pera. Naging practical lang ang kaibigan ko. I know Abby. I love her. You know I love her. Tila may malaking kamay na bakal na dumaklot sa kanyang puso at pinisil iyon ng mariin. Hindi niya magawang lubos ang magalit kay Jacob. Normal ang naging reaksyon nito. Normal na magalit si Jacob matapos na makitang buntis na uli agad si Charmaine. Ngunit sana, hindi ito kaagad tumalikod. Sana ay nakinig si Jacob sa paliwanag. Malaki sana ang nagbago sa sitwasyon. Mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Paano kung malaman niya ang tungkol kay Johan at kunin niya ang bata? Tanong nito maya-maya. Nagkibit-balikat si Abby. Nakalma na ang sarili. Natanggap na niya na wala nang pagbabago kahit na magalit pa siya. Isa pa ay ayaw niyang ituon ang pansin sa mga bagay na negatibo. Mas nais niyang isipin sa puntong ito ang dahilan ng magagandang bagay na nagaganap at nagagawa ni Jacob. Mga magagandang katangian na patuloy nitong ipinakikita. Ang totoo ay hindi ko naiisip ang bagay na yan dahil hindi ko naman siya kilala.
hindi ako gaanong natatakot sa pagdating niya. Mas natatakot ako sa pagbabalik mo. But what if? Paano kung isang araw ay malaman niya? Paano kung dumating siya at kunin sa atin si Johan? Mababakas na ang pag-aalala sa tinig ni Jacob. Hindi ko siya hahayaan. Aniya sa mariing tinig. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanya ang anak ko. Tumango si Jacob. Yes, we won't let that happen. Ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Bago pa man niya matanong ang binata, ay inamin na nito ang bumabagabag dito. But he has the right to know about his son, right? He has the right to know his father. Napabuntong hininga si Abby. Marahil nga ay tama si Jacob. Kahit naman ginusto kong ipaalam sa kanya, paano ko iyon gagawin? Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung saan siya nagtatrabaho, ni hindi ko nakikita ang mukha niya, ni hindi sinabi sa akin ni Charmaine ang apelido noon. Matigas si Charmaine sa kagustuhan niyang huwag nang ipaalam kay Pao na iyon ang tungkol sa naging pagbubuntis niya. Kagagawan daw niya ang lahat at ayaw niyang baguhin ang magandang pag-iinog ng mundo ni Pao. Nako, nasabunutan ko nga uli ang buhok niya. Gaga kasi minsan ang babaeng yun. Napangiti si Jacob. Gaga pero hindi mo siya iniwan. Mahal ko eh. Kapag mahal mo, hindi mo basta-basta na lang iiwan. Hindi basta tatalikuran o bibitawan. Nanahimik si Jacob. Nambalingan ni Abby ang lalaki ay natagpuan niya nakatitig ito sa kanya. Hindi niya mabasa ang nasa isip ni Jacob dahil tila naghalo-halo ang emosyong mababakas sa mukha nito. Iniiwas niya ang mga mata dahil nakaramdam siya ng kaunting pagkailang. Tumikim si Abby. Hindi ko naman sinusumbat ang alam mo na, may dahilan kung bakit yun nagawa. Hindi ka tanggap-tanggap pero dahilan mo pa rin. Saka nakaraan na yun, wala na tayong magagawa. May dahilan ang lahat na nangyayari. Naisip niya, kung magkakaroon sila ng pagkakataon na balikan ang lahat ng nakaraan, ano kaya ang mangyayari? Paano kung hindi tumalikod si Jacob sa mga responsibilidad nito kay Charmaine? Mabubuhay ba ang isang Johan? Magkakaroon ba siya ng pagkakataong maging ina? Buhay marahil ngayon si Charmaine. Kasal na kay Jacob at masaya sa sarili nitong pamilya. Pamilya na pinapangarap ng kaibigan na nasa ampunan pa lamang sila. At siya, ano ang mangyayari sa kanya? Napakaraming plano ni Abby sa buhay bago siya naging instant mama ng dalawang bata. Ngunit ngayon ay hindi niya maalala ang kahit na isa sa mga plano na iyon. Hindi niya mailarawan kahit sa kanyang isip lang ang buhay na hindi siya ang ina ni na Johan at Yuna. Mahal na mahal niya si Charmaine at kung may magagawa o maibibigay siya upang maibalik ang buhay ng kaibigan, ay walang alinlangan na gagawin at ibibigay niya iyon. Ngunit si na Yuna at Johan ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanya. Kahit na madalas siyang mahirapan, walang wala iyon sa kaligayahang dulot ng dalawang bata. Nararamdaman ni Abby na ipinatong ni Jacob ang ulo sa kanyang balikat. Dahilan upang manigas siya. Ilang beses na silang nagkalapit ni Carlo ngunit hindi siya naapektuhan ng ganoon. Hindi siya makagalaw. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa sobrang lakas ay nasisiguro niyang umabot na iyon sa pandinig ni Jacob. Hindi ako bibitiw sa inyo. Pangako nito sa mahina ngunit matatag na tinig. Napangiti si Abby. Kung alam ko lang at alam lang ni Jacob kung anong epekto ng pangako nito sa kanya, may bahagi sa kanya na tila nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tinagsa at pinuno ng kaligayahan ang kanyang puso. Hindi na kailangan sabihin na pinaniniwalaan at pinanghahawakan ni Abby ang pangako ni Jacob. Umaasa siya na sana dumating ang araw na masasabi na ng binata ang mga kataga ng pag-ibig na nais na marinig. Dumating pa nga kaya ang araw na iyon na maririnig ni Abby ang nais niyang marinig mula kay Jacob? Yan ang ating aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Nang dahil sa inyo, nagpapatuloy po ang channel na ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 16 na bahagi. Pagising ni Abby ay nadatnan niya na nasa kusina na si Jacob. Maayos na nakadigpit ang mga pinaghigaan nito na nasa sala.
Hindi siya kaagad napansin ng binata dahil nakatuon ang buong atensyon sa cookbook. May nakalatag na bukas na notebook sa dining table at abala ang isang kamay nito sa pagsusulat. Seryosong seryoso ang mukha. Daig pa ni Jacob ang estudyanteng puspusan ng pag-aaral para sa exam. Nakasalang na ang kalderong madalas niyang pagsigangan ng kanin. Ilang sandali munang pinanood ni Abby ang binata. Ramdam niya ang paglobo ng dibdib. Napakasarap sa pakiramdam na magising na kaagad na nasisilayan ang gwapong mukha ni Jacob. Kagabi ay napakahimbing ng tulog niya dahil marahil nakararamdam siya ng seguridad. Nasa labas lang si Jacob at hindi sila nito pababayaan. Pagkatapos ng mahabang sandaling pagtitig ay napagpasyahan ni Abby na ipaalam ang kanyang presensya. Tumikim siya at lumakad palapit. "Bakit hindi ka kumuha ng formal education sa pagluluto?" tanong niya. Nakangiting nag-angat ng mukha si Jacob. Nahigit ni Abby ang paghinga at kaagad na nagkagulo ang kanyang sistema. Kung gwapo ang seryosong mukha ni Jacob, mas gwapo ang binata kapag nakangiti. Buo na agad ang araw niya dahil sa ngiting iyon. "Good morning," masigla nitong bati. "You want coffee?" Hindi na nito hinintay ang kanyang tugon. Tumayo na si Jacob at ipinagtimpla siya ng kape. Naupo siya sa upuang monoblock at pilit na kinakalma ang nagwawalang puso. Magmamaliw ba ang epekto ni Jacob sa kanya? Makakasanayan ba niya ang ngiting iyon? Nagpapasalamat si Abby nang ilapag nito ang isang tasa ng kape sa kanyang harap. Naalala niya ang itinatanong kanina kay Jacob bago siya mahibang sa ngiti nito. "Bakit hindi ka mag-culinary?" Nagpasalamat siya sa naging kaswal na tinig sa kabila ng kaguluhan sa kanyang kalooban. "I want to." Tila nahihiyang pag-amin nito. "Pero masyadong mahal ang culinary school. Saka kahit na may budget ako para doon, wala akong panahon dahil sa trabaho. Para na rin naman ako nag-aaral sa restaurant. At marami akong natututunan sa mga kasama ko. Pero iba pa rin kung may papel kang maipakikita. Mas maraming opportunities na magbubukas." Tumango lamang si Jacob. "Yeah, but I don't want to seriously think about it. There are so many things to do first. We'll get to that one day." "Tutulungan kita," pangako niya. "Alam ko naman na magiging napakahusay mong chef balang araw. Naniniwala ako sa kakayanan mo." Inabot niya ang kamay nito at banayad na pinisil. "Nasa likuran mo lang ako, kami ng mga bata." Nanigas ang buong katawan ni Abby nang dalhin ni Jacob sa bibig ang kanyang kamay at hagkan. "Ayoko sanang nasa likuran ko kayo. I want you and the kids to be beside me always." Tango lamang ang kanyang naitugon. Nasisiguro niyang walang lalabas na tinig sa kanyang bibig. Muling hinagkan ni Jacob ang kanyang kamay. "Thank God I found you, Abby." Siya rin ang nagpapasalamat ng lubos na natagpuan uli ang binata. Nagpapasalamat siya sa pagkakataon na makasama si Jacob. Tuluyan na niyang pinakawalan ang sarili sa guilt. Hindi na siya mag-hold back. Alam niya na magiging maligaya si Charmaine para sa kanya, para sa kanila ni Jacob kung sakali. Dahil hindi makasarili ang kaibigan, mahal sila nito. Hinayaan na niya ng tuluyan ang sarili na mangarap ng mas maganda at mas makulay sa hinaharap. Mas nais niyang isipin na ipinadala ni Charmaine si Jacob sa kanila upang ganap silang maging masaya. Hindi magkandatuto si Jacob sa restaurant ng araw na iyon. He had so much to do. They were understaffed. Karamihan sa mga kasamahan nila ay hindi nakapasok. Hindi nila alam kung ano ang kamalasang dumating dahil sabay-sabay na nagkasakit ang tatlo sa kitchen staff at dalawa sa wait staff. At nagkataon pa na dinadagsa sila ng maraming customers. Mahaba raw ang pila sa waiting area. Kahit na ang manager ay nagsisilbi na rin. Hindi kasi ito nakakuha ng mga reliever. Hindi nakapasok ang dishwasher kaya bumalik kay Jacob ang trabaho. Wala rin ang isa sa mga chef kaya 3 oras na lang mula nang magbuka sila ay mukhang overwork na ang executive chef. "What's with people today?" naiinis na bulong ni chef habang pinapasa ang pasta dish upang maiplate na ni Jacob. Kagad itong nagsalang ng bagong kawali at sinimulang lutuin ang isa pang mga pasta dish. Iyon din ang itinatanong ni Jacob sa sarili kanina pa. Hindi naman kasi raw araw ng sweldo o holiday. Tila halos lahat ng tao sa 50-mile radius ay nag-crave ng Italian food. Kung kailan naman kulang na kulang sila sa tao. Marahil ay dahil na rin sa makulimlim ang panahon. Kapag daw malamig, mas nagugutom ang mga tao. Because food was heat energy. Masaya si Jacob na maraming gustong kumain sa restaurant.
Ngunit huwag naman sana sa panahong ganito. Pagod na siya kahit hindi pa nangangalahati ang araw. At kung hindi makakuha ng reliever ang manager, malamang na mag-overtime siya. Ayaw niya magreklamo ngunit tila sunod-sunod ang mga hindi magagandang pangyayari. Tila hindi na natatapos. Ibibigay na sana ni Jacob ang naiplate na dish sa window upang maisilbi ng mga waiter nang matabig niya ang isang bote ng olive oil. Nahulog iyon sa sahig at kagad na kumalat. Hindi niya mapigilan ang mapamura. Itinuloy muna niya ang paglalagay ng dish sa window bago lampasuhin ang mga kalat. Ngunit paglapag ng malaking plato ay nakarinig siya ng kumusyon sa likuran niya. Puno ng pagtataka na lumingon siya. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang nakalugmok sa sahig si chef. His face was twisted in pain. Nadulas ang chef sa olive oil na natabig niya at natapon. Kaagad na dinaluhan ni Jacob ang chef. Maging ang ilan sa mga kasamahan ay itinigil ang ginagawa upang daluhan ito. Panay ang tanong kung ano ang nangyari kahit na malinaw nilang nakikita ang mantika sa sahig. Are you okay? Puno ng pag-aalala na tanong niya. Kitang-kita ang pamimilipit sa sakit ng chef. He was gritting his teeth and trying not to scream out loud. He smacked his back when he tried to help him get up. Ano ang ginagawa ng mantika sa sahig? Sigaw nito. Pulang-pula ang mukha sa galit at sa iniindang sakit. I'm sorry. I'm really so sorry. Paulit-ulit niyang sabi. Nais na dagukan ni Jacob ang sarili sa pagiging pabaya. Dahil sa kanya ay nasaktan ang chef sa panahong kailangan na kailangan nila ito. Tinulungan nila si chef na tumayo ngunit tila talaga nasaktan ang balakang dahil hindi ito makaunat. May edad na ang chef kaya marahil madaling napinsala ang buto nito. Inilagak nila ito sa isang upuan. Hiningal ang chef sa paggalaw, iniinda pa rin ang kirot. He needs a doctor. Ani Linda, ang isang pastry chef, bakas din ng pag-aalala sa mukha. Sang-ayon silang lahat ngunit papaano na ang restaurant. Napatingin si Jacob kay Ronnie, ang isa sa mga line cook at nagsisilbing chef sa araw na iyon. Namumutla na ang lalaki. Tila tumimo na sa isip ng chef na ito na lang ang magluluto para sa napakarami nilang customer. Bumukas ang pinto at pumasok ang manager. Napatingin ito sa kanila at kay chef. Nabakas ang paghihirap sa iniinda. Oh my God! What happened? Nanlalaki ang mga mata nito. Nadulas po si chef, tugon ni Lina. Kailangan po yata na madala sa doktor. No! Nahihindik na bulalas ng manager. Hindi maaari. Nagulat silang lahat sa reaksyon nito. Tila masisiraan na ng bait ang kanilang manager. He had his crazed look in his face. We have a VIP on the way. They are arriving in 10 minutes. My God! Sabay-sabay nilang naiusal. Kung hindi makapagluluto ang chef, ano ang mangyayari sa kanila? It's the vice president. Vice president of the company? Tanong ni Jacob, of the Philippines. Jacob groaned. Tuluyan na niyang nasa bunutan ang sarili. He screwed up big time. His sister will have his neck. Mawawalan siya ng trabaho dahil sa kapabayaan niya. Hindi lang si Jacob ang nag-iisa sa ganoong reaksyon. Nanghihinang napasandal sa dingding si Lina. Dinig na dinig niya ang pag-hyperventilate ni Ronnie. Pagtingin niya sa lalaki ay nakitang mas maputla na sa papel ang mukha nito. Hindi ko kayang lutuin ang gusto ni Vice President. Timpla lang na Chef Rose ang gusto niya. Mabilis na ipinaliwanag kay Jacob ng kasamahan na masyadong maselan ang panlasa ng Vice Presidente ng bansa. Nalaman niya na regular itong customer ng restaurant. Nagustuhan nito ang pasta dish ni Chef at iyon lang ang lasa na gusto. Kapag daw nagustuhan ng Vice Presidente ang lasa ng pagkain, hindi na nito gugustuhin pa ang ibang timpla. He sticks to the first taste he like. What are we going to do? Nanlulumong tanong ng manager. Don't panic, anang chef. His voice was strained and still in pain. We can do it. How? Nagpapanik na tanong ng manager. You can even stand. Just breathe and calm down. Mistakes happen when you panic, anang chef sa mas kalmadong tinig. Ibinaling ang tingin kay Jacob. Since this is your fault, you are going to face the consequences. Yes, chef. Kailangan talaga niyang harapin ang lahat ng parusang ipapataw sa kanya. Tatanggapin niya ang lahat ng hindi magagandang salita na ibabato sa kanya. At pagkatapos ay magmamakaawa na huwag siyang alisin sa trabaho. Good. Bumaling ang chef kay Ronnie. What are you still standing here for? There are customers waiting. Ikaw ang magluto ng lahat ng order, Lina. You help him when you have time to spare. Parehong halos wala sa loob na tumango ang dalawa at tumalima sa utos.
Sunod nitong inutusan ang general manager na maghanda na para sa pagdating ng vice presidente ng bansa. Nangako ang chef na sila ang bahala sa kusina. Ipinahanda kay Jacob ni Chef Rose ang lahat ng kakailanganin nila. Sinikap niyang maging mabilis at maingat upang hindi na makagawa pa ng pagkakamali at ng madisgrasya. Kaagad na inanunsyo ng manager ang pagdating ng VIP customer. Nagpalagay si chef ng upuan malapit sa cooking area nito. Inakala ni Jacob na magluluto nang nakaupo ang chef. Tiyak na mahihirapan ito ngunit naroon siya upang tumulong. Jacob, everything is all set. Pinasadahan ng tingin ni Jacob ang mga ingredients na inihanda. Siniguro niya na wala ang kulang sa mga ito, na lahat ng kailangan ay abot kamay lang ng chef. Yes, chef, sagot ni Jacob. You must listen to me carefully. Follow my instruction to the letter. Understand? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Jacob. Then start now. Naguluhan si Jacob. Napatingin siya sa chef na tila walang kaplano-planong gumalaw sa kinauupuan. What? Sikmat nito. Time is running. As if stressing the point, he reached for the stopwatch in the pocket of his apron. Then pressed the button. What? Hindi maituloy ni Jacob ang sasabihin dahil hindi niya alam kung ano ang salitang gagamitin. Nagsisimula nang mabuo sa kanyang isip ang nais ipagawa ng chef. Ngunit tila hindi yun matanggap. It was the freaking vice president of the country. You're cooking, ani chef sa matatag at mariin na tinig. Start! The vice president is waiting. Olive oil is on the pan. Go! It was the Frisian vice president. Vice president of the Philippines. Natatawang pinagmasdan ni Abby ang mukha ni Jacob. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong nabanggit ang bagay na iyon. Ngunit hinayaan na lang niya. Maaaring ulit-ulitin iyon ang hanggang sa gusto nito. Natutuwa siyang makita ang mukha nitong punong-puno ng kasiyahan at accomplishment. Parang bata si Jacob na nakuha ang minimithing laruan. Parang estudyante na naging valedictorian. Proud na proud sa sarili. Pagdating ni Jacob kaninang madaling araw ay agad siyang niyakap ng mahigpit na ikinabigla at ikinasiya niya. Kaagad nitong ikinuwento ang nangyari sa restaurant. Pagising ng dalawang bata ay inulit ng binata ang pagkukwento. Habang nag-aalmusal, ay nagkwekwento na naman si Jacob. Ngayon naglalakad na sila papunta sa eskwelahan, ay sinisimula na naman ito. Tila wala naman ding kasawaan sa pakikinig sina Yuna at Johan. Tila katulad siya ay nasisiyahan din ang magkapatid sa kaligayahan na nararamdaman ni Jacob. Kabadong-kabado talaga ako, but I try to stay calm while cooking. Sinubukan kong huwag masyadong pakiisipin na vice presidente ng bansa ang ipagluluto ko. Pero nang maisilbi ang pagkain, gusto kong himatayin. Nanginginig ang buong katawan ko. Paano, Papa? Nakangiting tanong ni Johan na hawak ni Abby ang kamay. Nanginig na parang inaatake ng seizure si Jacob. Natawa ang dalawang bata. Basta, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pagpapatuloy nito sa pagkukwento. Ang buong akala ko ay talagang hindi niya nagustuhan ang luto ko at ipagtatatapunan niya at ipalalayo niya ako sa Pilipinas. Pero nasarapan siya, diba? Ani Yuna na nakahawak ang kamay kay Jacob. Nakangiting tiningala ng bata ang ama. Tumango si Jacob. Tila hindi na rin makapaniwala na nagawa ang nangyari. Nagustuhan niya. Mas masarap daw kaysa sa dating timpla ni Chef Rose. He asked the chef to come out. Nakamayan ko siya. The Vice President of the Philippines. Napalundag si Yuna. Friends na kayo, Papa? Tumango si Jacob. Yeah, we're friends. Puno ng pagmamalaki nitong tugon. Mamimit din namin si Sia, wika ni Johan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, bakit hindi? Nagpatuloy ang masayang kwentuhan hanggang sa makarating sila sa eskwelahan. Kagaya ng nakaugalian, una nilang inihatid si Yuna bago si Johan. Sinamahan ni Jacob si Abby hanggang sa kanyang classroom. I'm so proud of you, Jacob. Nakangiti niyang sabi. Naniniwala siya na napakarami pa nitong kayang gawin. Hindi lang ang vice presidente ng bansa ang masasarapan sa luto ng binata. Hinigit siya ni Jacob at niyakap ng mahigpit. Thank you so much. I'm so happy, Abby. I'm really, really happy. Gubanti siya ng yakap. Ako rin, Jacob. Ako rin. Ito na nga kaya ang simula ng mabuting pagsasamahan sa pagitan ni na Abby at Jacob. Yan ang ating aabangan sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay.
Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 17th bahagi. Mika was in Pao's office. Hinihintay niya ang nobyo na kasalukuyang nasa meeting. Napagkasunduan nilang sabay na ang kakain ng tanghalian sa paborito nitong restaurant. She sat on his chair. She started going through his stuff. Likas yata talaga ang pagiging pakialamera ng mga nobya sa gamit ng kanilang mga nobyo. Karamihan sa mga papeles na nakalatag sa desk ay hindi naman niya alam at sabihin ng hindi niya malaman ang nilalaman. Fact is, she never really fully understand Pao's work. Masyadong masalimuot iyon para sa kanya. Napangiti si Mika nang makitang nasa desk pa rin ang nakakwadrong larawan nilang dalawa. Siya mismo ang naglagay niya doon. Habang pinagmamasdan ang larawan ay binalikan ng kanyang isip ang naging simula nila. They met in a bar. Pagkakita pa lang niya kay Pao ay nakaramdam kaagad siya ng kakaibang atraksyon. At hindi siya ang uri ng babae na kontento sa paghihintay. Maagang natutunan ni Mika na kung may gusto siya ay dapat na siya ang gumawa ng paraan upang makamit iyon. Siya ang lumapit at nakipagkilala. She bought him a drink. Siya ang naunang tumawag pagkatapos nila magkita sa bar. They exclusively dated for 3 months. Then, they decided to make the relationship more official. Then, they decided to live together. Mika never thought she could love someone this much. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig sa kanyang puso kahit sa 5 taon na silang magkarelasyon. It was like she found something new to love about Pao every single day. She did not think she would find the perfect guy for her in a bar. Inabot niya ang picture frame. Napansin niya na may kaunting alikabok kaya naghanap siya ng tissue paper. May tissue paper siya sa bag ngunit inilapag niya iyon sa couch pagdating niya at tinatamad ng tumayo kaya binuksan na lang niya ang drawer sa pag-aakalang may tissue paper doon. Natigilan siya na makita ang jewelry box. Halos wala sa loob na inilapag niya ang picture frame at dinampot ang box. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Her heart was pounding. She could not breathe properly. Hindi niya alam ang iisipin. Nabuksan niya ang kaheta sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay. Napalunok nang nakumpirma ang kanyang hinala. There was a ring inside it and it sparkles beautifully. Oh God, usal niya. Honey, naghangat ng tingin si Mika. Kapapasok lang ni Pao sa opisina. Kaagad na namilog ang mga mata ng nobyo nang makita na hawak niya ang nakabukas na kaheta. What? Is this for me? Tanong niya sa gumagaralgal na tinig. Namasa ang kanyang mga mata. Hindi naiisip ni Mika na importante pa ang kasal sa kanilang dalawa ni Pao. Totoo ang kanyang sinabi sa nobyo minsan. Kaperaso ng papel lamang iyon at hindi nila gaanong kailangan. Masaya na siya na magkasama sila at nagmamahalan. Ngunit iba pa rin pala ang pakiramdam kapag nakakita ang isang babae ng isang patunay na nais talagang makasama ng isang lalaki habang buhay. Habang panahon, buong puso mong minamahal. It was not just an expensive ring one can brag about to friends. It was a proof of love and undying devotion. Mika felt like she fell in love with Pao all over again. Isinara ni Pao ang pinto at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa ibang pagkakataon ay matatawa si Mika sa nakikitang takot at pag-aalinlangan sa mukha ng nobyo. Pao had always been a confident man. Inamin nito noon na pagdating sa kanya ay palagi itong may pag-aalinlangang nararamdaman. He was intimidated. Hinangaan niya ang pag-amin nitong iyon dahil lahat ng lalaki ay kayang aminin iyon sa isang babae. Hindi lang niya maintindihan kung bakit ang katulad ni Pao ay nakararamdam ng intimidasyon sa katulad niya. It was perfect and he was perfect. Dahil sa pag-aalinlangan nito, pakiramdam ni Mika ay siya dapat palagi ang gumawa ng unang hakbang. Isang bagay na hindi niya ginagawa para sa isang lalaki noon. But everything had been worth it. Honey, hinihintay ni Mika na ituloy ni Pao ang sasabihin. Ngunit tila pinag-iisipan pa ng binata ang maigi, ang salitang gagamitin at nainip na siya. Is this for me? Ang sagot lang naman sa tanong na iyon ang kailangan niyang marinig. Ilang sandali pang lumipas bago may namutawing mga salita sa bibig nito. Kanino pa ba?
May iba pa ba akong dapat bigyan ng singsing? Tuluyan nang bumigay ang kanyang mga luha kahit na nakaguhit ang ngiti sa kanyang mga labi. She used to think girls who cried over this kind of stuff were silly. Maling-mali siya. Iba pala ang pakiramdam. Wala siyang kontrol sa kanyang emosyon. Tila may sariling isip ang kanyang mga luha na patuloy na pumapatak. Mika, honey, I know. Tumayo si Mika mula sa kanyang kinauupuan at sinugod ng yakap si Pao. Will you marry me? Tanong niya. Mainip lamang siya kung maghihintay siya. Magpapaligoy-ligoy lamang si Pao at baka sa bandang huli ay hindi na masabi ang talagang naisabihin. Sandaling hindi nakagalaw si Pao but Mika squeezed him tight. I love you, bulong niya. Sinapon ang dalawang kamay ng nobyo ang kanyang mga mukha. Pinakatitigan siya. Wonder was written on his beautiful eyes. Tila ba hindi makapaniwala na naroon siya kaharap nito. Hinaplos ni Pao ang kanyang pisngi. She pressed her lips on his. We're getting married. Maling-mali siya sa inakala na hindi naaakalaing gawing maging opisyal ang kanilang relasyon. Ganoon pala ang pakiramdam ng ikakasal. Kinabig siya ni Pao at mariing hinagkan ang kanyang mga labi. Kaagad siyang tumugon sa marubdob nitong halik. Her whole being was filled with so much love. Isang linggong nilagnat si Johan bago nadala ni na Abby sa ospital. Noong una kasi ay hindi siya gaanong nabahala dahil sinat lang at nawala rin kinabukasan. Nakapasok pa sa eskwelahan ng anak. Ngunit ng mga sumunod na araw ay muling nagkasinat si Johan. Muling nawala at muling bumalik. Pagkatapos ay tatlong araw na itong inaapoy ng lagnat. Noong lubos na nabahala si Abby. Nagdesisyon na si Jacob na dalahin na sa klinika ang bata. Doon nila nalaman na may dengue si Johan. Kaagad silang sumugod sa ospital. Hindi na nagprotesta si Abby nang sa isang pribadong ospital nila dinala si Johan. Saka na siya iisip ng paraan paano bayaran iyon. Hindi yun importante dahil palagi siyang nakagagawa ng paraan. Ang importante ay mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi na maganda ang kalagayan ni Johan. At kahit na nasa ospital na, ay tila lalong sumasama ang lagay nito na ikinagalit ni Jacob sa mga nurse at doktor. Hindi iyon ang unang pagkakataon na naospital ang isa sa dalawang anak. Kaya kahit paano ay nagagawang maging kalmado ni Abby. O kahit napapaano, ay hindi niya hinahayaan na mapangunahan siya ng pagkabalisa. Kaya niyang kontrolin ang damdamin. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na maranasan ni Jacob ang ganoon. Inamin ng binata sa kanya na tila mababaliw na ito sa pag-aalala. May kung anong mainit na bagay na humahaplos sa puso ni Abby. Noon niya napatunayan na mahal na talaga nito ang dalawang bata. Pinauwi muna niya si Jacob pagsapit ng gabi. Nag-alinlangan ang binata noong una ngunit kaagad ding naalala si Yuna na iniwan kay Manang Lisa. Halos hindi nakatulog sa magdamag si Abby. Panay ang gising ni Johan na maligalig dahil sa dinaramdam. Kinaumagahan ay sinuri muli ang dugo ng bata. Hindi maganda ang naging resulta. Kailangan itong masalinan ng dugo. Hindi pa roon nagtapos ang problema nila. B positive ang blood type ni Johan at kasalukuyang walang ganoong tipo ng dugo sa blood bank ng ospital na kinaroroon na nila. Dahil masyadong maraming pasyente na nagka-dengue, halos wala na supply ng dugo ang blood bank. Pareho sila ni Jacob na hindi match ang dugo kay Johan. Nagsimula nang tumawag ang ospital sa ibang ospital ngunit dahil panahon ng marami ang dengue patient, kaya hindi makapagbigay ng dugo ang mga ito. Hindi hinayaan ni Abby na bumigay siya. Pilit siyang nagpakatatag kahit na nararamdaman ang tila pagguho ng tatag ng kanyang kalooban. Sa mga ganitong panahon ay kailangan niyang maging malakas. Kailangan siya ng anak. Taimtim siyang nagdasal. Sinimula na rin niyang tumawag sa ilang mga kaibigan kung sakaling may B positive sa mga ito. Kahit na panay ang negatibo ang natatanggap na tugon, hindi niya ipinakita na pinanghihinaan na siya ng loob. Mawawala na sana siya ng pag-asa at bubulalas ng iyak nang sabihin ni Jacob na nakahanap na ito ng taong maaaring tumulong sa kanila. Kagaya niya, ay tinawagan na rin ng binata ang mga kakilala na maaaring magbigay ng dugo kay Johan. Natsyambahan daw nitong may kasamang kaibigan ng ate nito na may type B positive sa dugo. Nasa malapit na restaurant ang mga ito at kasalukuyang pupunta na sa ospital. Nayakap niya ng mahigpit si Jacob. Labis-labis ang naging pasasalamat niya sa Diyos.
hindi niya naiisip na ang taong parating ang babago sa ikot ng kanyang mundo. Thank you so much, P. You don't have to, but really thanks. This means a lot to my brother. Nginitian ni Pao si Nori. Their family had been his client for half a decade already. Masasabing magkaibigan na sila ni Nori. Nasa restaurant silang dalawa at kumakain ng tanghalian na makatanggap ito ng tawa mula sa kanyang kapatid. Base sa naging ekspresyon ng mukha ni Nori ay masasabing hindi gaanong maganda ang narinig mula sa kabilang linya. Pagkababa ni Nori ng cellphone ay kaagad na tinanong ni Pao kung may hindi magandang nangyari. Nagulat siya nang sa halip na sagutin ay tinanong siya ni Nori kung ano ang blood type niya. Wala sa loob na sumagot siya at bigla na lang nagliwanag ang buong mukha nito. Mabilis na ikonwento ng kaibigan ang sitwasyon ng kapatid habang hinihintay nila ang bill. Ngayon ay pupunta na sila sa ospital. Wala namang kaso iyon kay Pao. Kung may magagawa naman siya upang makatulong ay bakit hindi nila gagawin? Wala naman siyang gaanong gagawin ng hapong iyon. Pagdating sa ospital ay kaagad silang sinalubong ng kapatid ni Nori. He had seen him on some occasion, but they were never really formally introduced. Wala pa naman siyang dugong na ibibigay ay labis-labis na ang pasasalamat nito sa kanya. Wala silang gaanong panahon na inaksaya. Sumama siya kay Jacob upang masuri ang kanyang dugo. Na makumpirma na match ang dugo niya sa bata, ay kaagad nang sinimulan ang proseso ng pagkuha ng kailang dugo. Nagpapahinga si Pao sa isang hospital bed nang pumasok sa silid si Jacob, kasama ang isang babae. Base sa pamumugto ng mga mata, madali nang mahulaan na ang babae ang ina ng batang nangangailangan ng dugo. Maraming salamat sa tulong mo, Mr. Ortiz. Anito sa gumagaralgal na tinig. Sinagip mo ang buhay ng anak ko. We owe you, dagdag pa ni Jacob. Ngitian ni Pao ang dalawa. Walang anuman. Kahit na sino naman ay tutulong. Hulog ka ng langit. Anang babae na hindi pa rin ialam ang pangalan. Yes, pagsang-ayon ni Jacob. Hindi ko pa pala kayo maipakilala kay Mr. Ortiz. This is Abby, Johan's mother. Please call me Pao. Nakangiti niyang tugon. Pleased to meet you, Abby. Aniya sabay lahat ng kanyang kamay. Kaagad na lumapit si Abby at tinanggap ang kanyang pakikipagkamay. Maraming salamat, wika nito. Tila hindi na napipigilan ang bugso ng damdamin dahil niyakap siya. Maraming salamat talaga, wika nitong muli. Sa palagay niya ay nagpipigil lamang ito ng mga luha. Nag-aalang ang banayad na tinapik ni Pao ang balikat ng babae. It's okay, you're welcome. Sigurado akong pati si Charmaine ay labis-labis ang pasasalamat sa'yo. Bulong nito, tila halos wala sa loob. Nagsalubong ang mga kilay ni Pao. Banayad na kwislot ang kanyang puso. Charmaine? Kumala si Abby at ngitian siya. Maraming salamat. Alam kong paulit-ulit na ako pero wala na kasi akong ibang masabi pa. Walang anuman. Hindi na niya iginiit pang malaman kung sino ang Charmaine na tinutukoy ni Abby. Napakaraming tao sa mundo na may pangalang Charmaine. Hindi niya naisip na ang Charmaine na binanggit ni Abby ay ang Charmaine na minsan ay nagkaroon ng espesyal na pitak sa kanyang puso. Isang babae na nakahanda siyang ibigay ang lahat. Ngunit inamin nito may minamahal ng iba. Bago umalis ng ospital ay sinilip ni Pao ang silid ng bata. Kasama nito sina Jacob at Abby. Kasalukuyan nang isinasalin sa bata ang kanyang dugo. The kid was fruitful. Karga ito ni Jacob habang hinahagod naman ni Abby ang likod ng bata. May kung anong tumutubong inggit sa kanyang kaibuturan. Umalis na siya bago pa man makaramdam ng kung ano-anong hindi niya maipaliwanag. Pagliko sa pasilyo ay tila nakita ni Pao si Charmaine. Nakangiti sa kanya. Ngunit pagkurap niya ay iba pa ang mukhang ng babaeng kanyang nakita. Ipinilig niya ang ulo. Kung ano-ano ang kanyang nakikita. Epekto ba iyon ang pagbabawas ng dugo sa kanya o masyado lang na naiisip si Charmaine kaya pinaglalaroan ang kanyang paningin? Hanggang sa makauwi ay hindi mawaglit sa kanyang isip si Charmaine. Matagal nang nabura ang anumang espesyal na damdamin sa kanyang puso para sa babae. Pero bakit nadadalas ang pag-alala niya kay Charmaine? Ano kaya maaaring maging sunod na hakbang ni Pao sa sitwasyong kanyang kinakaharap? Yan ang ating aalamin sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na tagasubaybay.
Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama at pagsuporta sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 18th bahagi. Labis-labis ang pasasalamat ni Abby sa atin ni Jacob. Ngunit hindi mabura ang pagkakailang nararamdaman niya habang kasamang babae sa loob ng pribadong silid ni Johan. Natutulog na ang bata. Lumabas si Jacob upang bumili ng pagkain. Nakabibingi ang katahimikan sa silid. Alam ni Abby na kailangan may sabihin siya. Ngunit hindi niya alam kung ano. Ngayon lang niya nakilala ang nakatatandang kapatid ni Jacob. Ngunit marami na siyang narinig tungkol sa babae mula kay Charmaine at Jacob. Alam niya na si Nori ang tumayong ina ni Jacob mula nang mamatay ang ina ng magkapatid. Noon ay galit siya sa babae kahit na hindi pa niya ito kilala. Hindi kasi nito kailanman nagustuhan at tinanggap si Charmaine. Medyo nakakatakot din ang ate ni Jacob. Maganda si Nori, ngunit mababa ka sa mukha ang kasungitan. Nakaka-intimidate sa unang tingin pa lang. I'm glad Jacob's finally growing up. Wika ni Nori maya-maya pa. Napatingin lang si Abby sa babae. Ha? Hindi niya gaanong narinig ang sinabi nito dahil lulong siya sa mga iniisip. Napangiti si Nori. Bahagyang nabawasan ang intimidasyon sa mukha. Sa wakas ay natuto na siya. Munti ko na siyang sukuan. Inakala ko na hindi na siya magiging responsable. He's not even his son, yet nakangiting pailing-iling ang babae. Siya man ay namangha sa pagmamalasakit ni Jacob kay Johan. Naalala niya na hindi pa pala niya napapasalamatan ang babae sa pagdadala kay Mr. Ortiz. Maraming salamat nga pala. Walang anuman. Ang mahalaga ay magiging maayos na ang bata. Muling namagitan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Mukhang nakaubuo na kayo ng espesyal na relasyon ni Jacob. Casual niyang pagpuna. Nanigas si Abby. Napalunok. Lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Lalong hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Compared to that girl, you're so much better. Noon nahanap ni Abby ang tinig. Mawalang galang na. Nagpapasalamat ako sa inaitulong mo sa anak ko. Pero wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Charmaine. Lalo na at wala ka namang alam at wala siya dito para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi maaaring hindi niya ipagtanggol ang matalik na kaibigan. Alam niya na hindi gaanong maganda ang reputasyon ni Charmaine. Ngunit hindi naman iyon dahilan upang libakin ito ang ibang tao. I'm sorry, tumango si Abby. Mukha namang sincero si Nori at sa totoo lang ay ayaw niya makipag-away. Tiyahin siya ni Yuna at nais sana niya makabuo sila ng magandang relasyon. Nahiling niya na sana ay matanggap nito si Yuna. Pero tama ako, hindi ba? Na nakabuo na kayo ng espesyal na relasyon ni Jacob? Hindi yun maiiwasan lalo na at pinag-uugnay kayo ng mga bata. Dahan-dahang tumango si Abby. Pero wala kaming relasyong romantiko o anuman. You like him? Ilang sandali muna ang lumipas bago nagawang sumagot ni Abby. Madaling magustuhan si Jacob. Madaling mahalin. Mabait siya lalo na sa mga bata. Tumango si Nori. You're right. Napakalaki ng ipinagbago niya. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin akong maniwala. Mahal ko ang kapatid ko. Pero kilala ko siya at kabisado ko na ang kalokohan niya. Hindi ako bulag sa mga kamalian niya. Nang sabihin niyang hahanapin niya ang anak niya, inakala ko na gusto lang niya makakuha ng pera. He had his business proposal but I didn't really believe in him. Inakala ko na gagamitin lang niya si Yuna para makakuha ng anong gusto niya. Natigilan si Abby sa mga narinig. Gagamitin si Yuna? Bakit? Wala namang pakialam ang pamilya ni Jacob sa bata. Hinayaan lang ng mga ito na umalis si Charmaine. Binigyan nga ng perang panggastos, ngunit hindi naman pera ang kinakailangan ng kaibigan niya. Mas kinakailangan noon ni Charmaine ang pagkalinga ng isang pamilya. Umahon na naman ang galit sa dibdib ni Abby, ngunit pilit niyang sinupil. Kailangan siguro nilang mag-usap ni Jacob tungkol sa bagay na iyon. He still has to prove himself. Gusto kong malaman kung gaano siya nag-grow up. Dapat siguro ay ibigay ko sa kanya ang perang hinihingi niya. Noon pa man at tignan kung ano ang gagawin niya. Will he stay for you and the kids or will he run away like he always did? Napatitig si Abby sa mukha ng ate ni Jacob. Malamig at formal ang mukha ng babae. Hindi niya mahulaan kung ano ang kasalukuyan tumatakbo sa isipan nito. Ang kwento ni Jacob, napakabait ng ate nito.
Ngunit hindi niya mabakas ng kabaitang sinasabi nito. Kahit na pinipigilan niya, nakararamdam pa rin siya ng inis. Hindi rin maintindihan ni Abby kung bakit pakiramdam niya ay tila hinahamon siya ng mga mata ni Nori. Magiging confident pa siya at sasabihin hindi sila tatalikuran ni Jacob? Sasabihin ba niyang nakasisiguro siya sa sarili na hindi lang ginagamit ni Jacob ang anak upang makakuha ng pera sa pamilya nito? Hindi siya dapat magduda, hindi ba? Hindi niya dapat hayaan ang babaeng ito na magtanim ng anumang negatibong bagay sa kanyang isip. Pagkatapos ng lahat na pinakitang kabutihan ni Jacob, pagdududahan pa ba niya ang pagmamahal nito sa mga bata? He was trying to be the best father. Kung hindi gaanong naniniwala roon ang pamilya nito, naniniwala siya na kaya ni Jacob. Sa palagay ko ay tama ka sa sinasabi mo kanina, aniya sa formal na tinig. Jacob is growing up. Maraming kapintasan si Jacob, ngunit marami rin namang mabubuting katangian ng lalaki. Napangiti si Nori. Hindi mapagdesisyon na ni Abby kung totoo iyon o nang uuyam lang. We will see. Bago pa man makaisip si Abby ng tugon, ay bumukas na ang pintuan at pumasok doon si Jacob. Bitbit ang merienda nila. Tahimik silang kumain. Ngayon ligtas na sa panganib si Johan, ay nagkakaroon na ng lasa ang pagkain nito. Pagkatapos nilang magmerienda, ay naging abala ang magkapatid sa pagkukwentuhan. Minsan ay isinasali siya ni Jacob, ngunit wala talaga siyang maiambag. Hindi na nawala sa kanya ang pagkailang. Halatang kinagigiliwan ni Jacob ang nakatatanda nitong kapatid. Nanatiling formal naman, ngunit nawala na ang kalamigan sa mga mata ni Nori habang kausap si Jacob. Tahimik na umusal ng panalangin si Abby. Nagpasalamat siya sa pagliligtas ni Jacob sa kanyang anak. Nahiling din niya na sana ay manatili si Jacob sa tabi nila ng mga bata. Pero kahit na makailang ulit na sinabi sa sarili na hindi matatalikuran ni Jacob ang mga anak, hindi niya maiwasan ang pagsibol ng takot at pangamba. Nagtuloy-tuloy ang pagganda ng kalagayan ni Johan. Makalipas pa ang 3 araw ay nakalabas na ng ospital ang bata. Si Jacob ang nagbayad ng bill. Nang tanungin ni Abby ang binata kung saan kinuha ang pambayad, initian siya at sinabihan na huwag nang gaano mag-isip ukol sa bagay na iyon. Pipilitin sana niyang malaman kung kinakailangan nitong pumasok sa restaurant. Nang mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pagbalik ng sigla ni Johan. Kapansin-pansin din ang tila pagkabalisa ni Jacob. Tila palaging malalim ang iniisip. Kahit nakasama ang mga bata, kapag tinatanong naman ni Abby kung ano ang problema ay palagi nitong sinasabing wala. Isang araw ng Linggo, pagkatapos nilang mapatulog ang mga bata, ay niyaya siya ni Jacob na mag-usap sa sala bago umalis. Pag-upo pa lang ni Abby sa sofa, ay mas sumidhi na ang hindi magandang pakiramdam na kanina pa niya nararamdaman. Masyadong seryoso ang mukha ni Jacob. May pakiramdam siya na hindi gaanong magugustuhan ang mga sasabihin nito sa kanya. Marahas na nagbuga ng hangin si Jacob bago nagsimula. Pagkatapos makalabas ng ospital ni Johan, kinausap ako ni Daddy at Ate. Tila may malaking kamay na bakal na mariing pumigas sa puso ni Abby. Bigla ay nais niyang mapabulalas ng iyak. Alam na niya, aalis si Jacob. Sa halip na umiyak, mas pinili ni Abby na magalit. Hindi niya mapaniwalaan na magagawa ni Jacob ang bagay na ito sa kanya, sa kanila ng mga bata. At bakit hindi? Kung noon ay tinalikuran at iniwan ni Jacob si Charmaine na nobya nito, bakit hindi siya? Wala silang masasabing relasyon. Walang ugnayan maliban sa mga bata. Kung aalis ka, diretsuhin mo na. Aniya sa mahina ngunit puno ng galit na tinig. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Bumadya ang pagkagulat sa mukha nito. How? Paano niya nalaman? Pinahagi na ng ate noon na nasa ospital pa lang tayo. Hindi niya magawang magsalita sa sobrang galit at sama ng loob. Nais niyang itanong kung paano iyon nagawa ni Jacob sa tuwi na. Bakit tila napakadali para sa binata na mang-iwan na lang. Tumikim si Jacob. Sa sama ng loob ni Abby, hindi niya nakita ng malinaw ang paghihirap ng kalooban at bighati na nakasulat sa mga mata ng binata. I'm going to Italy. Napalunok si Abby. Eh, di maige. Kinailangan niya ng ibayong lakas upang mabigkas sa mga katagang iyon nang hindi nababasag ang tinig. Abby, inabot ni Jacob ang kanyang kamay na kaagad niyang ibinaksi. Wala itong karapatang hawakan ng kamay niya.
Umalis ka at huwag ka nang babalik. You don't understand, Abby. Marahas na napatayo si Abby. Ganap niyang naiintindihan ang lahat. Ginamit lang sila ni Jacob para makuha ang gusto niya sa pamilya nito. Marahil kung hindi ganoong masama ang loob at kung hindi pinairal ang emosyon, maiisip ni Abby na pakinggan ang paliwanag ng binata. Ngunit ang tangi niyang naiisip ng mga sandaling iyon ay aalis si Jacob. Iiwan sila. She felt betrayed and heartbroken. Tila lahat ng pinangarap niya, lahat ng magagandang bagay na inilalarawan sa kanyang isip, at lahat ng magagandang plano sa hinaharap ay winasak ni Jacob. Kasalanan niya siguro kung bakit siya labis na nasasaktan ngayon. Masyado siyang umasa at nagtiwala. Hinayaan na mahalin ang kanyang puso ang lalaki kahit na alam niyang may posibilidad na mangyari ang bagay na iyon. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang kanyang braso bago pa man siya makahakbang papunta sa silid. Pilit siya nitong pinahaharap sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Listen to me. Anito na hinawakan na rin ang kabila niyang braso. Pabalik ako. Pabalikan ko kayo ng mga bata. Nahampas ni Abby ang dibdib ni Jacob. Kahit na hindi ka na bumalik, sinusubukan niyang magpumiglas at magkawala. Ngunit lalo namang humihigpit ang pagkakakapit nito sa kanya. Listen to me. Bakas ang inis at frustration sa tinig ni Jacob. Hindi ako magtatagal. It's going to be 9 months to 1 year at most. I'm coming back. Bahagya pa siyang nayugyog upang mas ipaintindi marahil sa kanyang sinasabi. Ngunit hindi yun maintindihan ni Abby. Ang tanging malinaw sa kanya ay aalis si Jacob at iiwan sila. At hindi niya iyon matanggap bukod sa hindi maintindihan. Bitiwan mo ako. Aniya sa pagitan ng pagtagis ng mga ngipin. Hindi siya pinakinggan ni Jacob. Not until you listen to me. Hinampas niya ang dibdib nito. Nakikinig na ako. Aalis ka. Naiintindihan ko. E di umalis ka na. My God, what is happening to you? Natigil si Abby sa pagpupumiglas. Ano nga ba ang nangyayari sa kanya? Alam niya kung bakit siya nagkakaganoon. Ngunit kailangan ba talaga niyang umasta ng ganoon sa harap ni Jacob? Wala siyang karapatan. Hindi siya nito nobya. Sinasamantala ni Jacob ang pagpayapa niya. Iniupo siya nitong muli sa sofa at lumuhod sa kanyang harap. Nakikiusap ang mga mata ng binata. Ngunit hindi gaanong nagka-epekto sa kanya dahil nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang nakatakdang pag-alis nito. Ganito ba ang nararamdaman ni Charmaine noong sabihin ni Jacob na hindi na niya ito kaya? Na kailangan nang umalis ng binata? Hinaplos ni Jacob ang kanyang pisngi. I'm coming back. I'm not running away, Abby. Bakit kailangan mo umalis? Dahil hindi ako maaaring maging kitchen helper habang buhay. My dad's giving me another chance. Binasa niya ang business proposal na ibinigay sa kanya dati. He said he's willing to give me the money I need to start the business. Ang sabi ni ate ay nakumbinsi ko na siya na responsable na ako sa pagkakataong ito. I turned it down. I told them I want to study first. They are sending me to Italy for extensive Italian culinary education. Gusto kong maging Chef Abby. Gusto kong magtayo ng restaurant pero paghihirapan ko yon. Hindi dapat basta lang ibigay sa akin. Hindi makatugon si Abby. May isang bahagi ng kanyang isip na nagsisimula ng makaintindi. Ngunit tila naghihimagsik pa rin ang kanyang kalooban. Hindi naman pala kailangan umalis ni Jacob. May choices pa siya. Hindi nito pinili ang mas convenient sa pagpipilian. Bakit kailangan magpakahirap si Jacob? Maaari naman palang ihain na lang ang lahat ng kailangan nito. Magkakaroon ng restaurant ang binata at makakasama pa ang mga bata dahil hindi na nito kailangan umalis. Hindi mo kailangan umalis para matuto. Aniya sa malamig na tinig. Marami pa rin culinary arts schools dito sa Pilipinas. Bakit kailangan sa Italy pa? Bakit hindi na lang sa Asia kung saan maaari pa rin umuwi tuwing weekends? Lalong naniwala si Abby na nais lang na binata na umalis. Lumayo sa kanila. Marahas na napabuga ng hangin si Jacob. Please, don't do this to me. Samo nito. I need you to understand. Pasensya ka na kung hindi ako makaintindi. Naiinis na tugon niya. Pasensya ka na kung tanging naiintindihan ko ay aalis ka. Hinampas niya ang balikat nito. Halos hindi na makakilala ni Abby ang sarili. Kailanman ay hindi siya naging bayolente. Ngayon ay walang naisip gawin kundi ang paghahampasin si Jacob.
ng maramdaman naman ng lalaki kahit na kaunti ang sakit na ipinararamdam nito sa kanya. Sinapo ng kamay ni Jacob ang mukha ni Abby. Nang magpatuloy siyang nagpumiglas ay dalawang kamay na ang pinasapo sa kanyang mukha. Bago pa man niya nalaman ang planong gawin ng binata, ay mariinan itong nailapat ang mga labi sa kanyang mga labi. Namilog ang mga mata ni Abby. Nagsimula nang gumalaw ang mga labi ni Jacob ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting ipinikit ni Abby ang mga mata. Mas nanaig na ang sensasyon na dulot ng mga labi ni Jacob kaysa sa galit na nararamdaman niya. Unti-unti na rin gumalaw ang kanyang mga labi. Ibinuka niya ang mga labi upang mas matanggap ang halik ng binata at makatugon siya ng maayos. Napakatamis at napakainit ng mga labi nito. Pumaloob sa kanyang buhok ang mga daliri ni Jacob at mas hinapit pa siya papalapit. Pansamantalang kinalimutan ni Abby ang naging pag-uusap nila. Ang nakatakda nitong pag-alis. Hinayaan muna niyang hagkan siya ni Jacob. Nang mga sandaling iyon ay hinayaan niyang mailabas ang lahat ng init at pag-ibig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng halik, ipinaalam niya kay Jacob kung gaano siya umiibig dito. Umaasa na sana ay magbago ang isip nito tungkol sa pag-alis. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Hindi ganap na inilayo ni Jacob ang sarili. Maliit na puwang lang ang naghiwalay sa kanila. Sa kaunting galaw ng isa ay muling maghuhugpo ang kanilang mga labi. Nagsalubong ang kanilang mga mata. "Huwag kang umalis," bulong ni Abby. Nakiusap siya. Alam niya, ngunit wala na siyang pakialam. Mariing na ipikit ni Jacob ang mga mata. "I'm sorry, Abby. I have to." Kumulagpos na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ano kaya ang bagong pangyayaring nakatakdang mangyari sa paghihiwalay ni Abby at Jacob sa sandaling ito? Yan ang ating aabangan sa mga paparating pangbahagi ng ating kwento. Shoutout muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa parating pagsuporta. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 19 na bahagi. Pagkalipas ng 3 linggo, ay nilisan ni Jacob ang Pilipinas. Wala nang nagawa si Abby. 3 linggo niyang hindi kinausap ang binata. Hanggang sa makaalis ito, ay hindi sila nagkaayos. Hindi lamang siya ang labis na nalungkot at nagalit sa pag-alis nito, maging si Yuna. Tanging si Johan ang nagawang umintindi sa pag-alis ni Jacob. Ang sabi naman po niya, babalik siya. Ang akala marahil ni Johan ay ilang tulog lang at magbabalik na si Jacob. Si Yuna ay katulad niya ng nararamdaman. Labis ang pagtatampo nito sa ama. Pakiramdam din ng anak ay inabandon na sila ni Jacob. Sinikap ni Jacob na ipaintindi sa mga bata ang sitwasyon, ngunit hindi gaanong nagtagumpay. Pag-alis ni Jacob ay napansin ni Abby na palagi na lang malungkot ang magkapatid. Kinausap niya ang dalawa sa pagsusumikap na ipaintindi ang nangyayari. Isang bagay na napakahirap gawin, lalo na kung hindi naman talaga niya nais ipagtanggol si Jacob. Ngunit hindi rin naman niya maaaring siraan ang lalaki sa mga bata. Labis siyang nagagalit kay Jacob. Sinanay nito si Yuna at Johan na lagi itong nakikita at ngayon ay kailangan uli niyang sanayin ang dalawa na walang Jacob. Halos hindi makakain na magkapatid dahil hindi na gusto ang lahat ng luto niya. Nang tumawag si Jacob pagdating sa Italy, ay si Johan ang pinakausap niya. "Ano ang sabi ni Papa sa'yo?" tanong ni Abby habang naghahanda na sila sa pagtulog. Nais niyang kutusan ang sarili. Nagtatanong-tanong siya ngayon sa kanyang anak kung bakit hindi na lang kasi niya kinausap si Jacob. "Babalik daw siya," nakangiting sabi ni Johan. "Magpapakabait daw po ako." Binalingan ni Abby si Yuna na nahiga na at niyakap ang SpongeBob stuffed toy na regalo ni Jacob. "Bakit hindi mo kinausap si Papa, ate?" Lumabi ang bata. "Galit ako sa kanya. Iniwan niya tayo." Nilapitan niya ang panganay. "Yuna, kailangan niyang umalis." Malumanay niyang sabi kahit na hindi talaga siya naniniwala sa bagay na iyon. "Mahal ka ni Papa." Hindi niya sigurado kung tama bang paasahin ang mga bata. Ngunit pakiramdam niya ay kailangan itanim iyon sa puso ng mga anak. Ayaw niyang lumaki ang mga ito na may sama ng loob o galit sa ibang tao.
Nais niyang mas manaig ang pagmamahal sa puso ni Nayuna at Johan. Umalik man o hindi si Jacob sa kanila, ayaw niyang mawala ang pagmamahal ng mga bata sa ama. Kailangan po ba talaga, Mama? Tanong ni Yuna. Parang nanay ni Angie na nagtatrabaho sa ibang bansa para daw makapag-aral sila. Pero di ba, pagmahal mo hindi mo iiwan? Narinig kong sinabi mo yun dati. Hinaplos ni Abby ang ulo ni Yuna. Maingat niyang pinili ang mga salitang gagamitin. Mahal ka ni Papa. Palagi mong pakakatandaan yan ha. Mahal na mahal ka niya. Sa ngayon ay may mga bagay lang siyang kailangan gawin ng malayo. Ako rin, mahal ni Papa. Sabad naman ni Johan na yumakap sa kanyang leeg. Sinabi niya sa akin, saka ikaw Mama, mahal ka ni Papa. Ninitian ni Abby ang anak. Hindi niya alam kung maniniwala siya roon, ngunit tila bahagyang lumobo ang kanyang dibdib. Labis-labis na napangungulila ang nararamdaman niya na tila nais na bumulalas ng iyak. Ngunit alam ni Abby na hindi maaaring gawin iyon sa harap ng mga bata, kaya pinilit niya magpakatatag. Niyakap niya ang dalawa. Mahal na mahal kayo ni Mama. Sisikapin niyang palisin ang lungkot at tanggapin na lang ang mga bagay-bagay. Kinunsula niya ang sarili na kahit na malayo si Jacob, may dalawang anghel naman siya na nagmamahal sa kanya. Nahihirapan pa rin siya. Nasasaktan ang puso, ngunit kagaya noon, ay malilimot din niya si Jacob. Hindi marahil kaagad dilipas ang pag-ibig, ngunit ipagpapatuloy niya ang buhay. Dinala ni Abby sa mall si Nayuna at Johan ng araw ng Linggo. Dahil sanay na Sunday outing, ipinagpatuloy na lang niya iyon. Masaya naman sila kahit silang tatlo lang at walang Jacob na mas madalas na parang malaking bata na kailangan niyang alagaan. Ngunit iba pa rin sana kung kasama ang binata. Nitong mga nakaraang araw ay pilit na ibinubura ni Abby sa isip si Jacob. Ngunit mas madalas na bigo siya. Miss na niya ang binata. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito. May mga gabi na hindi siya makatulog. May mga madaling araw na umiiyak siya sa kusina dahil wala si Jacob roon. Hindi niya naaamoy ang bango ng mga pagkain niluluto nito. Hindi nakatulong na hindi na tumatawag at nagtetext si Jacob. Minsan ay nag-aalala si Abby. Baka kasi may hindi magandang nangyari sa binata sa Italy. Ngunit mas madalas na pinipili niyang magalit. Malamang nagpapakaligaya ito sa ibang bansa. Umiinom at nagpa-party. Iba-iba marahil ang kasamang babae gabi-gabi. Mas gusto niyang magalit kaysa sa mangulila. Dahil kapag galit siya, pakiramdam niya ay may nagagawa siya upang paglabanan ang nararamdaman. Kapag nangungulila siya ay tila hinahayaan niyang manalo si Jacob. Napadami ang soft drinks na nainom ni Johan kaya paglabas nila ng sinihan ay ihing-ihin ang bata. Sinamahan nila ito sa restroom, ngunit ayaw pumasok ng bata sa loob ng CR ng mga babae. Mula nang makasama nila si Jacob, sa panlalaking CR na pumapasok si Johan. Kaya mo bang mag-isa, anak? Tanong ni Abby sa anak habang nasa harap ng restroom ng mga lalaki. Sa CR ka na lang namin. Medyo nag-aalala siya, ngunit may pagmamalaki ring umahon sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nagsisimula na magbinata ang anak. Umiling si Johan, kaya ko na po. Big boy na ako eh. Hindi na hinintay ng anak na makalag niya sa pagkabotones ang pantalon. Tumakbo na ito papasok sa restroom. Nagpalakad-lakad si Abby sa harap ng restroom ng mga lalaki. Wala siyang pakialam kahit napatingin-tingin sa kanya mga lalaking lumalabas at pumapasok doon. Panay rin ang kanyang tingin sa suot na rilong pambisig. Medyo natagalan si Johan. Handa nang lumusob sa loob si Abby nang lumabas ang anak. Hindi ito nag-iisa. Bahagyang namilog ang kanyang mga mata nang makilala si Mr. Ortiz. Palabas na sana ng restroom si Pau nang makita ang isang batang lalaki na pumasok sa loob. Walang kasama ang bata. Halos wala sa loob na sinundan niya ang tingin ng bata. Pamilyar sa kanya ang bata. Ngunit hindi niya maalala kung saan ito unang nakita. Tumigil ang bata sa urinal na tinalaga para sa mga bata. Nahirapan ang bata na isuot ang pantalon, tila hindi maalis mula sa pagkabotones niyon. Nilapitan niya ang bata at tinulungan. Bahagyang nagulat ang bata. Tinalag niya mula sa pagkabotones ang pantalon nito at magilom ng initian. Umatras siya nang humarap sa urinal ang bata. Hindi niya alam kung bakit na natili siya roon at naghintay hanggang sa matapos ito.
Tinulungan din niya ang bata na maisara ang pantalon. Pinuntahan pa ng bata ang lababo. Nagsalubong ang mumunting mga kilay nito. Tila iniisip na maigi kung paano makapaghuhugas dahil hindi maabot ang lababo. Muli siyang lumapit. "Kailangan mo ng tulong?" tanong niya. Napatingin sa kanya ang bata. Matagal bago tumugon. Opo. Tinulungan ni Pao na makapaghugas ang bata. "Salamat po." Anito matapos niya abutin ng tissue paper upang matuyo nito ang mga kamay. Ginulo niya ang buhok ng bata. "Walang anuman. Wala ka bang kasama?" "Mama ko po, nasa labas. Hindi po dapat ako nakikipag-usap sa hindi ko kakilala pero thank you po." Lalong lumuwang ang mga ngiti nito. "Smart boy, sabay na tayong lumabas." Nais niya makasiguro na nasa labas ang ina nito. Magkasabay silang lumabas. Nakita ni Pao ang isang babaeng nagpalakad-lakad sa may bungad ng restroom. Nakilala kaagad niya ang babae. Nang makita siya ng babae ay kaagad bumadya ang rekognasyon sa maganda nitong mukha. "Mama!" tawag ng batang lalaki na kaagad tumakbo at yumakap sa binti ng ina. "Mr. Ortiz," nakangiting bati ng babaeng natandaan niyang Abby ang pangalan. Minitian ni Pao ang babae. "Hi, he's your kid?" Kaya naman pala pamilyar sa kanya ang bata. Siguro dahil nabigyan na niya ito ng kanyang dugo, kaya siya nakaramdam ng kakaibang koneksyon. "Oo, siya yung tinulungan mo. Maraming salamat talaga." Niyoko ni Abby ang anak. "Johan anak, siya si Mr. Ortiz. Siya yung nagbigay sa'yo ng blood noong kailangan mo. Mag-thank you ka." Nawala na ang pag-aalinlangan ng bata. Minitaan na siya nito. "Thank you po, Mr. Ortiz, sa blood at sa pagtulong mo sa akin sa CR kanina." Banayad siyang natawa. Pao na lang. Masyadong formal ang Mr. Ortiz. Para akong teacher." "Teacher po si Mama," sagot ni Johan. Ipinakilala na rin kay Pao ni Abby ang isa pang bata. "Si Yuna, Pao, ang panganay ko." "Hello po," nakangiting bati sa kanya ng batang babae. Ngitian niya ito ng matamis. Pamilyar din ang mukha ni Yuna, lalo na ang ngiti. Pilit niyang inaalala kung kaninong ngiti nga ba ang mga iyon. "Nice to meet you, darling. May kasama ka ba, Mr. Ortiz, o may lakad? Pwede ba naming yayain kumain?" sagot ni Abby. "Para naman kahit papaano ay makabawi ako sa pagtulong mo kay Johan. Actually, I'm..." "Pao, tapos na ako." Napatingin si Pao sa kanyang ina na kalalabas lang sa restroom ng mga babae. Nagtatakang nakatingin ito sa kanila habang palapit. "Mama, si Abby po at mga anak niya, sina Yuna at Johan." Pagpapakilala niya sa mga ito. Naglambing sa kanyang ina na samahan itong mamili, kaya nasa mall sila ng araw na iyon. Nais niyang isama si Mika ngunit pagod at puyat ang nobya sa fashion show nito, kaya nasa condo unit na lang ito at nagpapahinga. Nagmano ang dalawang bata sa kanyang ina na ikinangiti niya. "Ay, napakabait naman ang mga bata," magiliw na sabi ng kanyang ina habang nakatunghay sa mga ito. Napansin ni Pao na unti-unting nabura ang ngiti sa mga labi nito habang nakatitig kay Johan. "Ma," wika niya, hindi inalisan ang ginang ng tingin si Johan. "Bakit hindi mo sila yayain kumain, nak?" wika nito. Iyon mismo ang ginawa ni Pao. Marahil ay na-fascinate ang kanyang ina sa mga bata. Sabik na talaga sa apo kaya nais pang makasama si Nayona at Johan. Hanggang sa restaurant ay tutok na tutok ang matanda kay Johan. Nag-request pa nga na itabi niya si Johan. "Gusto mo ng fish, Johan?" tanong ng kanyang ina. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Johan. "Opo, deep fried hito?" nagliwanag ang mukha ng batang lalaki. "Favorite ko po yon," napangiti si Pao. "Ako rin, favorite ko yon." Natutuwa siya na may mga bata pa pala na gusto ng isda. Madalas kasi ay fried chicken ang kinahuhumalingan ng mga ito. "Hindi nga lang pala kayo magka-blood type ha," nakangiting sabi ni Abby. "Magkapareho pa rin kayo ng hilig sa pagkain." Tila bahagyang namutla ang ina ni Pao. Ngunit hindi na gaanong pinansin ni Pao ito. Ilang sandali pa kasi ay naging abala na ang matanda sa pag-aasikaso ng dalawang bata. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa mga ito, lalo na kay Johan. Sabik na nga talaga sa apo. Hindi gaanong natuwa ang ina ni Pao nang sabihin nila ni Mika ang pagpapakasal. Alam daw naman ito na hindi pa kaagad magbubuntis si Mika kahit nakasal na sila. Ngunit nakahinga ng maluwag ang ina dahil nababasbasa na raw ang pagsasama nila. Hindi na sila mabubuhay sa kasalanan.
Mabilis na kinuha ni Pao ang bill ng kanilang pagkain bago pa man siya maabot ni Abby. She insisted on paying, but he would not let her. Sinamahan pa nila hanggang makasakay sa taxi ang mag-iina. Kapansin-pansin ang katahimikan ng kanyang ina habang hinahatid niya ito pauwi sa Cavite na tila may malalim na iniisip. May problema po ba? Hindi na nakatiis na tinanong siya. Si Abby, gaano nakatagal mo siyang kakilala? Kailan lang po, tugon niya. Ito ang ikalawang beses naming pagtatagpo. Ikinuwento niya kung paano tinulungan si Johan nung maospital ang bata. Hindi mo siya kakilala dati pa? Bago ipanganak si Johan? Pinagtatakhan ni Pao ang tanong ng kanyang ina dahil tila may pinaghalong dismaya at kalituhan sa tinig nito. Hindi po. Maganda siya. Siya ang tipo na hindi basta-basta nakakalimutan ng isang lalaki. Siguradong-sigurado ka ba na hindi mo siya nakikilala noon? Kapag nalalasing ka ba, nakakalimut ka? Ma, what's this? Si Johan, kamukhang kamukha talaga. Tila sarili lamang nito ang kinakausap. Napailing-iling ang kanyang ina, tila mas nalulong sa malalim na pag-iisip. Hinayaan muna ni Pao ang ina hanggang sa makauwi sila. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay. Ibinaba niya ang pinamili sa kotse dahil tila nakalimutan na ng ina ang mga iyon. Pagpasok niya sa bahay na binili niya para rito, kaagad na nakita ng ina na binubuklat ang ilang lumang album. Salubong na salubong ang mga kilay nito habang nakatuon ang mga mata sa lumang larawan sa album. Ipinatong ni Pao ang mga shopping bag sa couch at nilapitan ng ina. Okay, tell me what's bothering you. And why are you looking at my baby pictures? Tingnan mo ito. Inilapit nito sa kanya ang album. Naroon ang isa niyang larawan noong 5 or 6 na taong gulang pa lamang siya. Bakit po? Nagtatakang tanong niya. Ano ang meron sa larawan upang magkaganoon ang ina? Pakatitigan mo. Kamukhang kamukha mo si Johan nung bata ka. Kamukha mo siya anak. Mata, ilong, bibig. Anak mo ba siya? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Pao. Hinablot niya mula sa kanyang kamay ang album at pinakatitigan. Dahil marahil itinanim ng kanyang ina ang paniniwalang magkamukha sila ni Johan, pakiramdam ni Pao ay si Johan ang nakikita sa lumang larawan. Carbon copy. Napailing-iling si Pao. No, it can't be. That's not possible. Paano mangyayari magkakaroon siya ng anak kay Abby? Si Jacob ang ama ng bata, hindi ba? Hanggang sa makauwi ay hindi maiwaksi ni Pao ang pagiging magkamukha nila ni Johan. Posible namang maging magkamukha ang dalawang tao na walang ugnayan, hindi ba? Baka nagkataon lang. Ngunit natagpuan pa rin niya ang sarili na tinatawagan si Nori upang malaman ang ibang detalye tungkol kay Abby at sa mga anak nito. Sa pagkakataong ito ay anong bagay ang matutuklasan ni Pao tungkol sa tunay na pagkatao ng dalawang anak ni Abby at kay Abby. Yan ang ating aabangan sa sunod na bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 20th bahagi. Kulang ang sabihing nagulat si Abby nang makita si Pao sa harap ng tindahan ni Manang Lisa ng hapong iyon. Naguguluhan din siya ng labis. Kakwentuhan nito si Johan. Mr. Ortiz, anong ginagawa niyo rito? Nagtataka man, masaya pa rin si Abby na nakita ang binata. Si Pao Ortiz kasi ang tipo ng lalaki na sa unang tingin pa lang ay masasabi ng mabait. Maamo at napakagwapong mukha. Masasabing confident ito base sa tindig at mga kilos. Ngunit hindi masasabing masyadong mayabang o arrogante. Gusto niya si Pao. Kahit na marahil hindi ito tinutulungan si Johan at nagkilala sila sa ibang sirkumstansya, ay magugustuhan pa rin niya ang binata. I was just in the neighborhood. Nabanggit sa akin ni Nori na dito kayo nakatira. Naisipan ko lang pasyalan at kumustahin si Johan. Kayo? Itinaas nito ang malaking kahon ng pizza. Nagdala ako ng merienda. Ikinuwento sa akin ni Johan na masarap daw gumawa ng pizza ang papa niya. Hindi hinayaan ni Abby ang sarili na alalahanin na naman si Jacob. Halika, tuloy ka muna sa bahay namin. Hawak ang kamay ni Yuna. Nagpunta sila sa apartment. Nararamdaman niya ang pagsunod ni Napao at Johan.
Pinatuloy niya ang bisita sa bahay. Medyo nahiya lang dahil hindi siya nakapagligpit kanina bago umalis. Pasensya ka na kung medyo magulo. Aniya habang inaalis ang mga libro sa sofa. It's okay. Nakangiting tubo ni Pao. Inilapag niya sa sofa ang bag na daladala. Pumasok na si Yuna sa loob upang makapagpalit ng damit. Nagpaalam siyang maghahanda muna ng maiinom habang kakwentuhan ni Johan si Pao. Paglabas ni Yuna ng silid, ay kaagad itong nakisali sa kanilang kwentuhan. Napangiti si Abby habang pinakikinggan ang hindi maubos-ubos na tanong ng dalawang bata sa binata. Naging napakatyaga ni Pao sa pagsagot. Marami siyang nalaman tungkol kay Pao dahil sa mga tanong ng mga anak. Tila naaayaw naman ang husto ang binata. May kurento si Yuna tungkol sa isang naging performance nito sa school. Nais nitong ipakita kay Pao ang isinuot na magandang gown, kaya kinuha ang malaking photo album sa ilalim ng coffee table at binuklat. Nahulog doon ang ilang larawang nakaipit. Wala na kasing space para sa pictures ng mga bata, kaya inalis muna niya ang ilang larawan nila ni Charmaine. Naunahan si Abby ni Pao sa pagdampot ng mga larawan. Inabot na sana nito sa kanya ang mga iyon nang bigla ang matigilan. Napatitig ito sa larawan. Kumunot ng kanyang noo nang mapansin ang panginginig ng kamay ng binata at pamumutla ng mukha. God! Usal nito habang hindi inalis ang tingin sa larawan nila ni Charmaine. Pareho silang nakangiti sa larawan na iyon. Sa palagay ni Abby ay iyon ang huling larawan nila ng kaibigan. Oh my God! Muling usal ni Pao. Kitang-kita ni Abby ang tuluyang pagkawala ng kulay sa mukha ng lalaki. Tila nahindik ang buo nitong pagkatao. Mr. Ortiz? Pao? Natigilan din siya pagkabanggit ng palayaw ni Pao. Napatingin siya sa larawan ni Charmaine. Pao, usal niya, isang hinala ang nagsimulang umusbong. Hindi natinag si Pao sa titig na titig na larawan. Napalunok ito. Nanginginig ang mga kamay. Maingat na ipinatong ni Abby ang kamay sa braso ng binata. Napaigtad si Pao. Napatitig ito sa kanyang nagtatakang mukha. Charmaine. Halos wala sa loob na namutawi sa labi nito. It's Charmaine. Tumango si Abby. Mabilis ang pagbangon ng takot sa dibdib. Ngunit kailangan niyang kumpirmasyon. Kilala mo si Charmaine? Tumango si Pao. She's the mother of... Napatingin ito sa dalawang bata na takang-takang nakatingin din sa kanila. Hindi alam ni Abby kung paano sasagutin ang bagay na iyon. Mula nang mawala si Charmaine, siya na ang ina ng mga bata. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na iyon nang kaharap sina Yuna at Johan. My God! Usal ni Pao habang nakatitig kay Johan. Nabasag ang mga tinig ng lalaki at tila hindi na malaman ang gagawin. Nabitiwan nito ang larawan at nahihilamos ang mga kamay sa mukha. Pagkatapos ay pumaloob ang mga daliri sa buhok at nasabunutan ang sarili. Pao, I can't do this. Bulong nito. Mabilis na tumayo at lumabas ng bahay bago pa man makahuma si Abby. Pinulot niya ang larawan nila ni Charmaine at pinakatitigan ng kaibigan na tila masasabi nito sa kanya kung ano ang nangyari kay Pao. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tila may nag-click sa kanyang utak. Pao, usal niya. Paolo? Tanong niya sa larawan, siya ba si Pao, Charmaine? Natutop ni Abby ang bibig. Nagimbal ang kanyang tahimik na mundo. Napatingin siya kay Johan nang biglang hindi mailarawan ang ekspresyon ng mukha. Ang lalaking hindi niya inaasahang darating sa buhay nilang mag-ina ay nakapasok na sa mundo nila. Nilukob ng takot ang buo niyang pagkatao. Tulero si Pao pag alis niya sa bahay ni na Abby. Hindi niya mapaniwalaan ang nalaman. May anak siya. May hinala na siya nang magpunta roon, ngunit nakayayanig pa rin pala ang kumpirmasyon. Nagmamaneho siya ng walang patutunguhan. Kinontak niya si Nori bago siya bumisita kina Abby. Nais sana niyang malaman ang ilang bagay tungkol kina Jacob at Abby. Hindi kasi siya mapakalim mula nang sabihin ng kanyang ina ang pagiging magkamukha nila ni Johan. He had to know. Alam niya na hindi siya matatahimik. Nagtataka man sa inasal at mga tanong ni Pao, nagkwento sa kanya ang kaibigan. Nalaman niya na si Yun na lang ang anak ni Jacob. Ngunit anak na rin ang turing ng kapatid nito kay Johan. Nalaman din niya na hindi naman pala si Abby ang ina ng dalawang bata.
Namatay raw sa aksidente ang totoong ina ni Yuna at Johan. At mula noon ay si Abby na umaruga sa mga bata. Sa halip na matahimik lalong hindi mapakalisipaw, nais niyang malaman kung sino ang ina ng mga bata. Nang tanungin niya si Nori, Charmaine ang sinabi nitong pangalan. Biglang nag-iba ang kabog ng kanyang dibdib. Isang hinala ang kaagad umusbong. Pau met Charmaine 6 years ago. Bachelor's party ng isang kaibigan at kasamahan sa firm. Lumabas ito mula sa higanting cake. Kaagad siyang nahalina sa ganda nito. Hindi niya maiwalay ng matagal ang kanyang mga mata. Hindi siya madaling maakit sa mga babae, ngunit iba ang naging epekto sa kanya ni Charmaine. Ang totoo ay hindi niya nais magpunta sa party kung hindi lang siya nakantsawan. Ang sabi ng maraming kaibigan ay masyado siyang mabait at masyadong boring. Ang akala ni Pau ay sexy dance lang ang magiging performance ni Charmaine. Nagulat na lang siya nang matagpuan ang sarili na kakulong sa isang pribadong silid kasama ang magandang dalaga. Dahil hindi maaaring magloko ang groom, siya na lang daw ang mag-a-avail ng all-night service ng striper. Charmaine did not strip her clothes that night. He did not let her. His mother taught her how to respect women. Wala ring nangyari sa kanila. Pinalipas nila ang gabi na nag-uusap lang. Hindi niya mapaniwalaan kung gaano siya nag-enjoy ng gabing iyon. Marami siyang nalaman tungkol dito. Charmaine was a smart woman. Nagkahiwalay sila pagsikat ng araw, ngunit hindi niya hinayaan na hindi makuha ang numero nito. Na mga sumunod na araw ay tinatawag-tawagan niya ang dalaga. Iyayayang lumabas kahit na palagi siya nitong tinatanggihan. Nagmistula siya makulit na maniligaw na hindi magpaawat hanggat hindi napapasagot ang dalagang napupusuan. May mga pagkakataon naman na pinagbibigyan siya ni Charmaine na lumabas sila. Palaging bakas ng pag-aalinlangan at pagkailang sa mga mata ng dalaga. Ngunit nakikita rin niyang sinusubukan ito. Bakit nag-aaksiya ka ng panahon sa isang katulad ko, Pau? May anak akong tao. Lumalabas ako sa higanting cake na halos walang saplot sa katawan. Marami naman diyang ibang babae. Marami ang mas maganda, mas karapat dapat. Isang babae na walang sabit, walang issues. Ginagap ni Pau ang kamay ni Charmaine. Because you're one special woman, Charmaine. Hindi gaanong maipaliwanag ni Pau kung bakit siya nahalina kay Charmaine. Sa unang gabi pa lang ng kanilang pagsasama, ay alam na niya ang tungkol sa anak nitong babae. Ipinakita na nito sa kanya ang pictures. Marahil, isa iyon sa mga nakaakit sa kanya. Alam niya na ginagawa lamang ng babae ang pagsayaw sa mga bachelor party para sa anak. She was one great woman, one great mother. Nang itakbo sa ospital ang anak ni Charmaine, umiiyak na nilapitan siya ng dalaga at hiningan ng tulong. Siya na lang daw ang malalapitan nito. Walang pag-aalinlangan nagbigay siya ng tulong dito. Naalala kasi niya ang panahong nagkasakit siya noong bata pa at pinoblema ng husto ng kanyang ina ang pambayad sa ospital kagaya na nangyari sa anak ni Charmaine. Pagkatapos ay nagulat si Pau noong isang gabi ay abangan siya ni Charmaine sa labas ng gate ng kanyang opisina. Lalo siyang nagulat na siilin ito ng mainit na halik ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay niyaya siyang magpunta sa isang pribadong lugar. Dinala niya ito sa isang apartment. Doon inialay sa kanya ni Charmaine ang sarili, ang katawan nito. Ang katawan ko lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon, Pau. Nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Muli nitong hinagkan ang kanyang mga labi. Ilang sandali na hinayaan niyang tumugon ang katawan sa paglapit nila. Ngunit kumalas din siya. You don't have to do this, Charmaine. Wala akong hinihinging kapalit sa naging tulong ko. Hindi siya pinakinggan ni Charmaine. Muling sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Hinawakan niya ang balikat nito at akmang itutulak palayo. Ngunit na naig siya sa sariling pangangailangan. Alam ni Pau na mali, ngunit tinanggap niya ang inalok nito. They made love the whole night. Hindi na niya nagisnan si Charmaine. Pagkalipas ng ilang araw ay wala na siyang narinig mula sa dalaga. Hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag or text. Hinahayaan muna niya si Charmaine. Naging abala rin siya sa pagtatrabaho. Nang puntahan ni Pau si Charmaine, nalaman niya na nakalipat na ito ng tirahan. Hinanap niya ang dalaga ngunit hindi na siya gaanong naglaan pa ng effort. Hindi naman manhid si Pau upang hindi maramdaman na hindi siya nito gusto. Ayaw niyang ipilit ang sarili sa isang babae na may ibang lalaking minamahal. Alam niya na nasa puso pa rin ni Charmaine ang ama ng anak nito. He could safely say he was mildly depressed.
He was at a bar nursing that broken heart when Mika came in his life. Nilapitan siya nito. "I find you attractive. Let me buy you a drink." Iyon ang pambungad ni Mika sa kanya. Natulala na lang siya sa magandang diyosa sa harap niya. Tuluyan na nakalimutan ni Pao si Charmaine dahil nasa buhay na niya si Mika. Niminsan ay hindi na naisip na maaaring nagbunga ang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Kung anak nga talaga niya si Johan, bakit hindi pinaalam ni Charmaine ang kalagayan nito? Bakit ipinagkait nito ang kanyang anak? Namuti ang buko ng kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakakapit sa manibela. Mabilis na kumalat ang galit sa kaibutura niya. Hindi niya naisip ang mga sandaling iyon na wala na si Charmaine. Ang tanging naisip na lamang niya ay kung gaano siya kinaaayawan ni Charmaine upang gawin ang lahat ng ito sa kanya. Kung mapapatunayan ni Pao na kanya si Johan, hindi maaaring hindi niya kunin ang anak. Johan would have stay with his father. Hinding-hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Halos hindi nakatulog sa magdamag si Abby. Namahay ang takot sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaalala ang mga bagay na sinabi ni Charmaine sa kanya tungkol sa ama ni Johan. Wala siyang gaanong maalala dahil wala namang gaanong ikunento si Charmaine. Ang sabi lang ng kaibigan ay napakabait ni Pao at ayaw rin sirain ang magandang buhay nito, kaya hindi ipinaalam ang pagbubuntis. Hindi raw si Charmaine ang karapat-dapat na babae para sa isang lalaking katulad ni Pao. Naalala ni Abby na nagalit siya ng husto sa kaibigan. Masyado nitong ibinababa ang sarili. Kahit na anong pilit niya ay hindi na nagbigay ng ibang impormasyon pa si Charmaine. Hindi niya alam ang gagawin kapag nawala sa kanya ang isa sa mga anak. Mabait si Pao, ngunit hindi pa niya gaano kilala ang lalaki. Halos hindi siya makapag-concentrate sa pagtuturo kinabukasan. Tulad ng kay Jacob noon, natatakot siya sa biglang pagsulpot ni Pao. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag na lumipas ang tatlong araw na walang Pao na nagpapakita. Kahit na paano ay nakapag-ipon na siya ng tapang ng muling pagpakita si Pao. "Pwede mo ba akong samahan sa punto ni Charmaine?" Hiling nito sa formal at malamig na tinig. Tumango si Abby. Inihabilin muna niya ang mga bata kay Manang Lisa. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin na halos hindi maiwalay ni Pao ang mga mata kay Johan. Tahimik sila nagpunta sa sementeryo. May dalang bulaklak si Pao. Pagdating doon ay dumistansya muna siya at hinayaan si Pao. Titig na titig ito sa puntod. Mababakas ang galit sa anyo na lalaki kahit na nakadistansya pa siya rito. "How dare you?" ang narinig niya mula rito. Hindi niya inabala si Pao. "Diyos ko, Charmaine, tulungan mo ako sa isang taong to. Huwag mo namang hayaan na kunin niya sa akin si Johan." Nang talikuran ni Pao ang puntod at nagsimula ng maglakad pabalik sa sasakyan, ay walang imik na sumunod si Abby. Dinala siya ng binata sa isang tahimik na restaurant sa malapit. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." Wika nito pagkatapos mailapag ang inorder nilang maiinom sa mesa. "I want to go straight and honest answer. Anak ko ba si Johan? Sa palagay ko, iyon ang totoo. Hindi siya 100% na sigurado. Sa palagay niya ay tanging si Charmaine lang ang makapagsasagot niyon." Tumango si Pao. "Isang paraan lang para makasiguro tayo. DNA test." Napalunok si Abby. Sinikap na magpakahinahon. "Kapag nakumpirma natin na anak mo nga siya, ano ang plano mong gawin? Kukunin mo siya? My son is going with me." Anang lalaki sa hindi mababaling na tinig. Noon na nawala ng kontrol si Abby. "Hindi mo maaaring gawin yon." Nanlalaki ang mga mata niya. Binabayo ng takot ang dibdib. "Bakit hindi, Abby? Ilang taon akong pinagkaitan ng kaibigan mo. Bakit hindi ko maaaring kunin ang anak ko?" Nag-aapoy ang galit sa mga mata ni Pao. Hindi niya mabakas ang banayad at mabait na lalaking una niyang nakilala. "Wala kang karapatan." Pilit na nilang kapaniabi ng tapang at tatag ng tinig, ngunit bigong-bigo siya. Nanginig ang kanyang tinig. "Ikaw ang walang karapatan, ganti ng lalaki." Walang iniwang papel si Charmaine na nagsasabing ikaw ang itinalaga niyang guardian ng mga anak niya. "Hindi mo sila legal na inampon. Hindi ka nila kaano-ano kung tutuusin. I'm the father. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Kahit sa ang korte tayo magpunta, mananalo ako sa custody battle. Sisiguraduhin kong mananalo ako. Hindi pa tayo nakasisiguro na ikaw ang ama ni Johan." Ngunit labis na natatakot si Abby sa mga sinabi ni Pao. Dahil totoong napakadali para sa binata na makuha si Johan kapag napatunayan nito na siya ang ama. Wala siyang kalaban-laban. Hindi katulad ni Jacob. Hindi niya maisusumbat kay Pao na ito ang nang iwan, ang nagpabaya.
Hindi pinalam ni Charmaine ang kalagayan nito noon at may hinala siya na iyon ang talagang dahilan ng galit ni Pao ngayon. Ayon nga sa binata, pinagkaitan ito sa loob ng maraming taon. Ayaw man niya, may parte sa kanya ang nakakaintindi sa ipinakikita nitong galit. We have the same rare blood type. Kamukhang kamukha ko siya noong kaedad ko siya. All I need is his toothbrush or one strand of his hair and it would be sealed deal, Abby. Hinding-hindi. Hindi niya malaman kung anong sasabihin upang mapigilan ang nakatakdang maganap. Hindi niya alam ang gagawin. Nahiling niya na sana ay nasa kanyang tabi si Jacob upang tulungan siya. Ngunit nasa malayo si Jacob. Wala ang binata sa panahong kailangan na kailangan niya ito. Kailangan niyang harapin at kalabaning mag-isa si Pao na determinado makuha sa kanya ang anak. Inabot ni Abby ang kamay ni Pao. Pakiusap, Pao. Hindi ko kaya. Nababasag ang nagsusumamo niyang tinig. Hindi niya mailarawan kahit na sa kanyang isip ang buhay na hindi kapiling ang isa sa mga anak. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Pao. Ngunit hindi tuloy ang bumigay. Ayaw kitang insultuhin, Abby. Pero hindi ang ganitong uri ng buhay ang gusto ko para sa anak ko. Pinaimbestigahan kita at alam ko na marami kang paghihirap na pinagdaanan dahil sa mga bata. Lumaki ako sa hirap. I witnessed how my mother struggled to make ends meet. Ayokong maranasan ng anak ko ang kahirapang nararanasan ko dahil wala akong ama na nag-provide ng lahat ng kailangan ko. Hindi ko hahayaan na mag-alala ang anak ko kung makapag-exam ba siya o hindi. Ayokong kaawaan kanya dahil nagkakayod kalabaw ka. Madali kong maibibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. I can give him a better life, a better future. Hindi ko naman alintana ang lahat ng hirap na dinanas at dadanasin ko pa dahil sa mga bata. Mahal na mahal ko sila. Hindi ko kaya. Pasensya ka na. Pero hindi ko rin kayang kaligtaan ang mga responsibilidad ko bilang isang ama. Hindi ko kayang hindi siya makasama. A father should be with his child. I'm sorry, but I'm taking him away. Ihanda mo na ang sarili mo ngayon pa lang. Hindi umiyak si Abby sa harap ni Pao. Hinintay niya makauwi siya sa apartment. Hinayaan muna niya ang anak kay Manang Lisa habang hinahayaan ang sarili na humagulhol sa pighati. Litong-lito siya. Hindi alam ang gagawin. Paano niya mapipigilan si Pao? May maisip pa nga kayang paraan si Abby upang pakiusapan si Pao na huwag kuhanin si Johan para sa kanya. Ano kaya ang maaaring sunod na hakbang na gawin ni Pao upang makuha ang anak? Yan ang aabangan natin sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.